God, magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Good morning po sa bawat isa. Amen. Tunay nga po ang ating Diyos ay dakila sa umaga pong ito. And bago po tayo magpuri at magbigay ng pasasalamat sa ating Diyos, tayo po yung umikot. And let us welcome each and every one of us at ngitian po natin ang ating mga kapatid sa ating Panginoon. So beautiful, smile, you look so wonderful, smile my brother, smile my sister, everything give thanks to the Lord, smile my brother, smile my sister. Everything give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. And everything give thanks to the Lord. Sa lahat ng bagay, let us give thanks to the Lord. Huwag po tayong magsawa na magbigay ng pasasalamat sa ating Diyos dahil hindi din po nagsasawa ang ating Diyos na maging tapat at mapagmahal po sa bawat isa. Amen? Amen. Kaya po sa umaga pong ito, tayo po'y magpuri sa ating dakilang Diyos. Ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging mayawin para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging mayawi para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging mayawi para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi magsisawa, hindi ako sasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita.
pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, hindi ako magsasawa, hindi ako magsasawa. Purihin ka, buong puso't lakas, oh Panginoon, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, laging aawitin, laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoon, Panginoong Jesus. Purihin ka. Dakila ka, Panginoong Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you, Lord. We adore you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoong Diyos. Purihin ka ng aming mga kaluluwa. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoong Diyos. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Sinasamba ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin, Panginoong Diyos, sa iyong dakilang pangalan. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming sasambahin at pasasalamatan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Panginoong Diyos, sa umagang ito, ipinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga buhay. Ipinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga puso. Ano man, Panginoon, ang nararamdaman ng aming mga puso. Ano man, Panginoong Diyos, ang kalagayan ng aming mga kaluluwa. Lord, itinataas namin sa iyo, Panginoon, banal na Santong Espiritu. Samahan mo kami sa umagang ito. Kumilos ka sa aming kalagitnaan. Banal na Santo Espiritu, kailangan ka namin. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakasin mo, Panginoon, ang aming mga nanghihinang kaluluwa. Palakasin mo, Panginoong Diyos, ang aming mga nanghihinang pananampalataya. Oh, Lord, nakikita mo, Panginoon, batid mo, Panginoong Diyos, ang kalagayan ng bawat isa. Kaya't Lord, narito kami, Panginoon, nagpapakumbaba. Humihingi, Panginoong Diyos, ng kapatawaran, Panginoon. Sa lahat, Panginoong Diyos, ng aming mga kahinaan. Sa lahat, Panginoon, ng aming mga kasalanan. Lord, sinadya man namin, Panginoon, o hindi. Lord, patawarin mo kami. Linisin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo na nabuhos sa cross ng Kalbaryo. Lord, ang iyong mga dugo, Panginoon, ay kailangan namin upang malinis, Panginoon, ang lahat ng kalikuan namin. Upang malinis ang lahat, Panginoon, ng aming mga kasalanan. Kaya't sa umagang ito, Lord, maraming salamat. Samahan mo kami, Panginoon, ng iyong banal na Santong Espiritu na siyang kumilos sa aming kalagitnaan sa umagang ito. At ang salita mo, Panginoong Diyos, na ipapadaan mo, Panginoon, sa iyong anak na gagamitin. Lord, maghari ka, Panginoon, sa iyong salita. Maghari ka sa iyong anak, Panginoon, na gagamitin. Itago mo siya, Panginoong Diyos, sa likod ng iyong cross. At hindi siya, Panginoon, ang aming makita, kundi ikaw, Panginoon.
Lord, ang iyong mga salita, Panginoong Diyos, ay kumilos sa umagang ito upang ang aming mga kaluluwa na nangangailangan ng kagalingan. Lord, hasiyahada. Thank you, Lord. Maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy na kumilos ka sa aming kalagitnaan. Pababain mo, Panginoon, ang apoy ng iyong kapangyarihan upang ang lahat, Panginoon, ng puso na nangangailangan ng kagalingan, Lord, ay makatagpo, Panginoon, ang lahat ng pangangailangan. Maraming salamat, Lord. Patuloy kami, Panginoon, na lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba at nagpapasalamat. Patuloy kami, Panginoon, na nagtataas ng iyong dakilang pangalan. Sa iyong pangalan, aming Panginoon Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Thank you, Lord. Amen. Alam ko po na tayo po ay nagagalak ngayong umaga para po magpasalamat sa ating Panginoon. Nagagalak po tayo para magpuri sa Kanya. Amen. At nagagalak po tayo sa presensyang ipaparanas niya ngayong umaga. Amen. Kaya tayo po ay sasayaw at sasambahin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Sinsa mo'y kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Kagalakan ko, Diyos! Okay lang.
kailan, magkapiling ka lang. Amen! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. May saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hati ng puso. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa kanya. Sumigaw sa galang ang lahat na nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw, sumigaw sa galang ang lahat na nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Sa kanya ay ibigay, purihin siya, awitan siya, iwalhatiin siya. Wagas na papuri, wagas na papuri. Sa kanya ay ibigay, purihin siya, awitan siya, iwalhatiin siya. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong banal na Espiritu. Narito sa aming kalagitnaan, Panginoon. Oh, sinasamba ka namin. Pinupuri ka namin. Aming Diyos, aming Diyos. Salamat, salamat. Amen.
Lord, patuloy kaming aawit sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa kagalakan na ipinibigay mo sa bawat isa sa amin, Lord God. Bagamat meron kaming mga challenges sa buhay, Panginoon, patunay nga, ikaw ang kagalakan namin sa aming mga puso. Ikaw ang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, upang mapagtagumpayan namin, O Diyos, ang aming mga challenges na hinaharap sa aming pong mga buhay, O Diyos. Kaya, Panginoon, patuloy mong tanggapin ang aming mga awitin, Panginoon, na nagagaling sa aming mga puso. Awitin ng iyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy kang kumilos. Patuloy mong iparanas sa amin ang iyong presensya. Love.
tanghal sa buhay ko. Itataas kita sa aking pagsamba.
sambahin. Karapat dapat ka na luwalhatiin. Karapat dapat ka, Panginoon, na parangalan dahil ikaw lamang ang aming Diyos. Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang ang hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Diyos ng mga Diyos. O purihin ka, purihin ka. Ngayon at magpakailanman. Yes, Lord, purihin ka ng aming mga labi, ng aming mga puso, ng aming kaluluwa, ng aming buong katauhan. Oh, purihin ka. Ikaw ay aming itinataas sa lugar na ito. Ang iyong dakilang pangalan, Panginoong Jesus, tanging ikaw lamang ang aming itinatanghal. O purihin ka, purihin ka, purihin ka. Luwalhatiin ka, sambahin ang iyong pangalan, ng iyong mga nilalang. O kalagitnaan o aming dakilang Diyos. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming pagsamba, ang aming papuri na para sa iyo lamang po. At kami po ay sama-samang nagpapakumbaba sa inyong harapan sa umaga pong ito. Patuloy na ikaw ang maparangalan sa aming mga puso, sa aming mga buhay, sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu, malaya ka pong kumilos sa aming mga puso ngayon, O God, sa aming kalagitnaan. Ang iyong kapangyarihan, ang iyong kalwalhatian ay maranasan ng bawat isa, O God. Alam po namin, Panginoon, na may gagawin ka sa aming kalagitnaan sa umaga pong ito, na hindi kami lalabas sa lugar na ito, na wala kang gagawin sa aming mga puso, sa aming mga kaluluwa, sa aming katauhan, O God. Dahil, Panginoon, sa iyong presensya, O God, patuloy mo kaming pinabago, O God, from your glory to glory. Patuloy mo kaming tinuturuan, Panginoon, na Lord, magkaroon kami ng karakter ng katulad ng aming Panginoong Jesus, dahil ito pong naisin mo sa bawat isa sa amin. At sa pagkakataon pong ito, itinatalaga po namin sa inyo ang lahat-lahat sa umaga pong ito. Ikaw ang maghari, ikaw ang manguna, ikaw lamang ang makita, ang matanghal at mapapurihan sa aming kalagitnaan. Salamat po dakilang Diyos sa iyong dakilang pagmamahal sa bawat isa. At sa umaga pong ito, tanging sa iyo lamang po kami, Panginoon, nananangan. Sa iyo kami, Panginoon, Lord, inihahandog po namin ang aming mga pagsambang ito. Tanggapin mo po ito ng Lord, yes, O God, ng isang maging, O God, na isang mabangong samyo sa iyo pong harapan. At salamat po, dakilang Diyos. Papurihan ka, sambahin ka, at luwalhatiin ka sa iyong kabanalan, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal sa bawat isa. Hallelujah. Gayun din po, Panginoon, ang mga kasama namin, O God, sa live streaming na ito. Abutin niyo rin po sila ng iyong kapangyarihan, ng iyong Lord presensya, O God, nasaan man po sila naroroon. At alam ko, O God, na may dakila ka pong gagawin sa umagang ito, God. Lord, we are expectant, O God. Lord, our hearts are being in the position of expectancy from you alone, O God, this morning. Oh, we honor you, O Father. We bless you, O God. We glorify and we magnify your holy name.
We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. We love you, Father God. To you alone be all the glory. In Jesus' mighty name, these things we pray. Amen and amen. Purihin po ang ating Diyos sa umaga pong ito. Tayo po ay makakaupo sa Kanyang presensya. Amen, amen. So, mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ayan po. So, ang atin pong Bishop Leo, kasama po sila Brother Kenon, si Brother Jonathan, si Pastor Joseph, tsaka po si Pastor Paul. Sila po ngayon ay nasa Sambales, ay nasa Alaminos po, sa atin pong church sa Alaminos. So, maging si Rev Stella naman po ay kasama po si Naya, yung bunso po namin. Nasa Camellia naman po sila ngayon. Pero sabi nga po, pinakamahalagang presensya na nasa ating kalagitnaan at lagi nating kailangan, walang iba po kundi presensya ng ating dakilang Diyos. Amen. So, pakibati nga po muna ang katabi natin, ang isang mapagpalang umaga. Amen. Sa kabila po, isang mapagpalang umaga. Para pong hindi kumbinsidong pinagpalang umaga. Pero sa umaga pong ito, tayo po ay magsimula na. Ako po personally, nag-expect po ako na may gagawin ang Panginoon sa ating kalagitnaan ngayong umagang ito. At alam ko po na handa na ang puso ng bawat isa sa atin. Sabi nga po, katulad ng eroplano, bago umalis, fasten your seatbelt at tanggapin niyo po ang matatanggap niyo ngayon sa umagang ito, sa salita ng Diyos, sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. At kumbaga, huwag niyo pong hayaan na, kasi decision po natin yun eh, kung lalabas tayo sa lugar na to, that we are still the same person na nung pumunta tayo sa lugar na ito. Pero sabi nga po, by the power of our God and by His mercy and grace sa ating mga buhay, if we allow Him to change us from His glory to glory, ay babaguhin niya po tayo. Amen? At may gagawin po siya sa ating mga buhay. Ganun din po sa ating mga kasama sa live streaming sa umaga pong ito. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen? So, tayo po ay magsimula na dahil medyo mahaba-haba po itong ating tatalakayin ngayon dahil alam ko po na nais ni Lord na mapalaya ang bawat isa sa atin. Amen. Alam niyo po ba, ito pong ating pag-aaralan po ngayon ay continuation po nung ano po, ang introduction po nito ay nung pong Wednesday, nung midweek service po natin. Kaya po sa mga hindi po nakapunta at pasensya na po, hindi po gumana ang ating live streaming that time, kaya nag-replay po tayo. Pero nag-service pa rin po kami dito, yung mga umaten po. Siguro talaga pong gumagawa ng ang paraan ng kaaway para hindi siya ma-live. Kasi ano po, kumbaga, dahil susi po ito para talagang mapalaya ng Diyos ang bawat isa sa atin. At yun nga po, magkaroon tayo ng tunay na compassion sa kaluluwa pag naintindihan po natin to. Amen po. So, katulad po ng topic natin this month of March, nasa ano pa rin po tayo, compassion for souls. Ang atin pong text ay makikita po natin, ang ating key verse, makikita po natin sa Matthew 9 verse 36. Pero po sisimulan po natin sa 35 hanggang 38. Amen. So, kung meron po kayong mga Bible, you can open with us. Or kung wala naman po, ayan, nasa screen po, pero medyo maliit po yung nagawa natin na ano, na slide. Pero sabi po dito, simulan na po natin. Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Verse 36, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Then he said to his disciples, the harvest truly is plenty, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers in
His harvest. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Sabi po dito sa verse 35, ang Panginoong Jesus daw po, nung nandito siya sa lupa, pumupunta po siya sa mga villages, sa mga cities, kumbaga kung nasaan po ang mga tao, pumupunta po siya doon. At nagtuturo po siya sa synagogue. Kumbaga parang sa time po natin ngayon, mga chapel or kumbaga yung mga maliliit na kung saan nag-gathering po ang mga nais makinig ng salita ng Diyos. And sabi nga po, nagtuturo po ang Panginoong Jesus doon and preaching the gospel of the kingdom. So inihahayag po ng Diyos ang yun nga po tungkol sa kaharian po na hinahayag po ng Panginoong Jesus ang tungkol sa kaharian ng Diyos. At sabi nga po, healing every sickness and every disease among the people. Kumbaga, lahat po ng mga may sakit, may karamdaman, pinagagaling ng Panginoon. At sabi nga po, yung mga may pananampalataya sa Panginoon, di ba po kung makikita natin sa Bible, kumbaga, sila yung mga specific na minention sa Bible na naka-receive ng healing. At sabi niya po dito, then he said to his disciples, marami na daw po ang aanihin, pero kukonte ang mag-aani. Kaya po manalangin daw po sa Lord or of the harvest na magpadala siya ng mga laborers para po anihin. Alam niyo po ba na ang bawat isa po sa atin ay pwedeng-pwede po tayong gamitin ng Diyos. Amen po ba? Pero bakit kaya iilan lang ang nagpapagamit sa Diyos? At sabi nga po, nung makita po ng Panginoong Jesus ang multitude, yung crowd sa ibang pong translation, ang nakita po ng Panginoong Jesus doon, tingnan nyo nga po yung mga nasa paligid nyo. Ano po nakikita nyo? Maganda yung damit? Maayos? Mukha ba pong naligo? O nagbihisa lang? De joke lang. Ano po nakikita nyo? Di ba tayo pong tao, usually, we're using yung physical na mga mata po natin. Ang nakikita lang natin ay yung katabi natin, na kunwari po, si Ate Jing, nakikita niya po si Inang, na nanay niya. Si Van, nakikita niya si Mai na kasama sa ministry. Di ba? Na, kumbaga, kababata. Ganyan po. Pero alam niyo po ba, ang Panginoong Jesus po, iba ang nakita niya. Naalala niyo po yung shinare po sa atin ni Bishop last Sunday. Sabi niya po doon, we have to see what Jesus saw. Kailangan po nating makita kung ano yung nakita ng Panginoong Jesus para po maintindihan natin at magkaroon po tayo ng tunay na compassion. Sabi nga po, ang nakita po ng Panginoong Jesus dun sa mga crowd o dun sa mga maraming tao ay hindi yung physical nilang katauhan. Na may sakit lang sila, na maaring may mahihirap sa kanila, merong nagsusugal or whatever, anuman po ang nangyayari dun sa lugar na yon, hindi po yun yung kumbaga nakita ng Panginoong Jesus. Pero po, ang nakita ng Panginoong Jesus, yung kaluluwa ng mga crowd na yun. Kaya nga sabi niya nga po dito, because he was moved with compassion for them because they were weary and scattered, like sheep having no shepherd. Di ba po, ang mga tupa, pag wala silang pastol, kung saan nagpupunta? Di ba po, ibig sabihin, kumbaga, pag po may dumating na mga wild beast, na mga oso, ng mga leon, ng mga tigre, pwede-pwede po silang maging pagkain. Ganun po nakikita ng Panginoong Jesus yung mga tao during that time. Kaya po nabanggit ko na kaluluwa or yung soul yung nakikita ng Panginoong Jesus kasi alam po ng Panginoong Jesus na katulad ng mga tupa na walang shepherd, yung mga tao po during that time, para po silang tupa na ang direksyon nila ay sa kapahamakan, sa distraction. Amen po ba? Ganon din po tayo nung wala pa po tayong relasyon sa Panginoon. Lahat tayo papunta sa kapahamakan or sa kamatayan. Hindi lamang po physical na kamatayan, pero yun nga po, even sa eternal death.
Pero kaya nga po sabi dito sa binasa po natin, he was moved with compassion. Nagkaroon po ng compassion ng Panginoong Jesus. Usually po, sino po dito mga nakakaten ng funeral service? Hindi pa po ba? Ilan po? Yan, yung ilan sa atin nakaaten na ng funeral service. Pag po, napansin niyo po ba, pag si Bishop po nagtuturo, lagi niya pong binabanggit na tayo pong tao ay katulad ng Pepsi. Di ba po? Na merong bote, na merong laman sa loob, at meron yung parang spirito na pag binuksan mo yung psss, yung gumaganon, di ba? Na tayo pong tao, composed tayo ng body, soul, spirit. Katawan, kaluluwa, at espiritu. Alam niyo po ba na hindi lamang pala po dapat pag may patay natin ito naririnig? I mean, kumbaga, hindi lamang siya reminder for us pag umaaten po tayo ng funeral service. Pero po dapat itong bagay pong ito, we are always aware of it. Amen po na tayong tao ay composed ng body, soul, spirit. Tignan po natin sa 1 Thessalonians 5:23. Sabi po dito, "Now may the God of peace himself sanctify you completely and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ." Sabi po ni Paul sa mga taga-Thessalonica, na ang dalangin niya po ay ang Diyos ng kapayapaan ay i-sanctify po sila ng complete. Ibig sabihin, yung kanila pong buong katauhan, yung kanilang kaluluwa, kanilang spirito at katawan ay ma-preserve na blameless hanggang sa pagdating po ng ating Panginoong Jesus. Sinasabi po dito ni Paul na yun nga po, tayong tao, we are composed of body, soul, and spirit. Na hindi lamang po tayo basta katawan, hindi lamang basta tayo spirito, may kaluluwa po tayo. Isa-isahin lang po natin itong tatlong ito. Sabi nga po, first, the spirit. Ang spirito po natin, ito po yung naboborn again pag tinanggap natin ang Panginoong Jesus at nagkaroon po tayo ng relasyon sa Panginoong Jesus. Di ba po? Nung pong ang tao ay magkasala, namatay po ang espiritu ng tao. Kaya po kahit anong salita ng Diyos ang kanyang marinig or ano pong about spiritual, kunwari po, nangungusap na ang Diyos sa kanyang panaginip, parang pinabaliwala niya. Walang ano, di ba po pag ang patay, kahit kurutin mo, kahit halikan mo, yakapin mo, wala na siya mararamdaman, patay siya eh. Di ba po? Alam niyo po ba ganun din po yung kaluluwa natin no, nung hindi pa po natin kilalang Panginoong Jesus. Kaya po kahit anong bagay sa mundong ito, ginagawa natin. Kahit anong bagay sa mundong ito, tinatangkilik natin. Kasi po, patay ang kaluluwa natin, ang espiritu natin, rather. Sabi po dito sa 2 Corinthians 5 verse 17, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new." Alam niyo po ba na ito pong tinutukoy po dito ni Apostle Paul na lahat ay, sabi nga po, ang nakay Kristo na ay isang bago ng nilalang, ang mga old things have passed away, all things have become new. Kumbaga, una po ditong na nare-renew is yung atin pong spirit. Na yun nga po, kaya tayo nakaka-receive ng revelation galing sa Diyos, di ba po, na nakaka-receive tayo ng illumination ng salita ng Diyos, naliliwanagan tayo, ito pala po yung nais ng Diyos, ito pala yung sinasabi sa salita ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng personal na, kumbaga parang revelation na nanggagaling po sa ating Panginoon because our spirit has become new. Yung patay na buhay. Kaya po tinatawag na we are born again. Yung atin pong patay na kaluluwa na buhay ay na spirito, na buhay po siya. Kaya meron po tayong communication sa ating dakilang Diyos. Amen po. And our body is a container or vessel. Ayun po, balikan ko lang po yung sa multitude or crowds. Sabi po dun sa sa Hebrew word
Kumbaga parang ang pinaka-meaning po niya is vehicle. Alam niyo po ba na itong katawang lupa natin ito is parang katulad lang siya ng isang sasakyan na pag wala ang espiritu at kaluluwa, di ba po, ang isang sasakyan, pag wala siyang gas, walang magmamaneho, kahit napakaganda niyan, hindi yan tatakbo. Tama po ba? Nasa isang lugar lang yan. Pero pag ang sasakyan na yan, lagyan mo ng gas, sakyan ng magmamaneho, kahit saan makakapunta yan. Alam niyo po ba ang katawang lupa rin po natin, pag walang espiritu, pag walang kaluluwa, kahit gaano kaganda yan, kahit gaano kaputi yan, gaano kaganda ang suot niyan, useless. Walang saysay. Kaya po ang yung tinutukoy na crowd doon, yung tinutukoy na multitude po doon, yun nga po, mga lalagyan sila, lalagyan ng kaluluwa. Tayo po ay, ang ating physical na pangangatawan po na to ay vessel lamang, lalagyan lamang. At ito na po, papasok tayo sa pangatlo. Dito po tayo medyo magbibigay ng diin. Ito po yung kumbaga talagang medyo hihimahimayin po natin. Yung pong ating kaluluwa. Sabi nga po, our soul, nandito po yung ating mind, will, emotion, and senses. Nagre-respond po tayo, nabubuo yung character natin, hindi po sa katawang lupa natin, kundi sa kaluluwa po natin. Tignan po, tignan niyo po dito sa 2 Corinthians 4 verse 16. 2 Corinthians 4 verse 16. Sabi po dito, therefore, we do not lose heart, even though our outward body or outward man is perishing. Di ba po, ang katawang lupa po natin, habang umiedad tayo, katulad po si Kuya Rio, belated happy birthday po, birthday niya po kahapon, nag-iedad po tayo, di ba? Hindi po natin mapipigilan yung katawang lupa natin na tumatanda. Tama po ba? Kahit nasabihin mong nagte-take ka ng vitamins, nagte-take ka ng mga multi, ano po ba yun, mga collagen, lahat na tine-take mo, tatanda at tatanda yung katawang lupa. Di ba po? Kaya po sabi po dito ni Paul, therefore we do not lose heart, even though our outward man or body is perishing, yet the inward man or yung pong ating soul is being renewed day by day. Ano pong ibig sabihin nun? Yung kaluluwa po natin, hindi po siya tumatanda. Pero kailangan itong mabago araw-araw. Amen po ba? Kaya nga po yung sinabi natin kanina, yung spirito natin, yun yung perfected na. Yun yung na regenerate or yung sinasabi po na born again. Yung spirito natin, kaya po may communication na po tayo sa Diyos. Diba? Ang ating Panginoong Hesus po, siya yung naging daan. Kaya sabi po ng Panginoong Hesus, He is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father but by our Lord Jesus Christ. Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus, may communication na po tayo sa Diyos Ama. Sabi nga po, we can call Him now Abba Father. Diba po? We can cry out to Him, Abba Father. Bakit po? Dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus. Amen? At yung spirit po natin, can communicate, can receive revelations from the Lord dahil po yung spirito natin na born again. Pero yung kaluluwa po natin, kailangang mabago every day. Katulad po ng sinasabi ni Apostle Paul dito. At tignan niyo po dito sa Romans 12 verse 2, di ba? Sabi po dito, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Nasaan po ulit ang mind natin? Nasa katawan po ba natin? Nasa spirito po ba natin? Ang mind po natin, nasa kaluluwa natin. Tama po ba? Kaya po sabi ni Paul, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Be transformed by the renewing of your soul, that you may prove what is good, acceptable, and perfect will of God. Pag daw po yung ating kaluluwa ay nababago, every day, malalaman natin ano yung
what is good, acceptable and perfect will of our God. Amen. Kaya nga po si Jesus po na move siya sa ng compassion sa mga tao, 'di ba? Kasi dahil ang Panginoong Jesus po, he is the lover of our soul. Amen. Kung mababasa po natin ang salita ng Diyos, 'di ba? Doon na lang po tayo sa kumbaga medyo known sa atin talaga. 'Di ba? Nasabi po ng Panginoong Jesus doon sa Matthew 6. Yung bago po dun sa but seek ye first the kingdom of God and his righteousness and everything shall be added unto us. Ano pong sabi dun ng Panginoon, 'di ba? Huwag kang mag-alala kung ano yung kakainin mo, ano yung dadamitin mo. Ano pong sinasabi ng Panginoong Jesus doon? Huwag kayong mag-alala sa kailangan ng katawang lupa po natin. Pero sabi ng Panginoong Jesus, ano daw po yung unahin natin? Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Saan po siya? Kumbaga, sino ang pinapatukuyan ng Panginoong Jesus doon? Hindi po yung physical na katawan natin, kundi yung kaluluwa natin. Amen po? Jesus is so much concerned with our soul. Yes, the Lord wants us to bless in all aspects of our lives, pero tignan niyo po dito sa Matthew 16 verse 26, ang Panginoong Jesus po nagsabi dito, for what profit it is to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Kahit daw po matanggap ng isang tao ang lahat ng bagay sa mundong ito, kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa, ano pong saysay, 'di ba? Kaya po ang Panginoong Jesus, pumunta po siya dito, sabi nga po, to save the lost, to save the soul. Amen po. I-save niya po tayo kasi ito pong katawang lupa na to, sabi nga po, sa alabok tayo galing, sa alabok babalik din ang atin pong mga katawang lupa. Pero yung kaluluwa po natin at espiritu natin, yung espiritu po natin, babalik siya sa Diyos eh. Kasi po ito yung hiningahan ng Diyos kay Adam, kaya po nabuhay si Adam, yung spirit. Pero sabi nga po, may kaluluwa. Yun nga po, yun yung kaluluwa natin. Naalala niyo po ba yung story po ni Lazarus at nung mayaman na matanda? Diba, usually, kinikwento din po to or sinasabi din po to pag merong mga funeral service eh. Diba? Na si Lazarus po, nung namuhay siya, ay nung nandito siya sa mundo, sabi nga po, he lived righteously. Sa harap ng Diyos, namuhay siya ng righteous. Pero ito pong mayaman na to, marami nga siyang kayamanan, pero nagpakasasa siya kung ano yung meron siya. At here comes to the point, pareho po silang namatay. Diba? Alam natin, si Lazarus, dinala siya sa Abraham's bosom. Inaaliw po siya doon. Maganda, napakaganda ng kanyang kalagayan doon. At ito pong matandang mayaman na to, saan po siya dinala? Sa Hades. Kumbaga, kaya po nabanggit natin na yung, kumbaga, ang senses po ay nasa kaluluwa natin. Kasi kung pwede nyo po itong basahin sa inyong bahay, sa Luke 16, verse 19 to 31. Luke 16, verse 19 to 31. Nung mamatay po sila, ang Panginoong Jesus po nagsasabi dito, na nung mamatay po sila pareho, yung matandang lalaki, nagsabi po siya kay Amang Abraham, kung pwede daw po bang i-dip yung dulo ng daliri at sa tubig para ipatak sa kanyang lalamunan. Na ibig sabihin po, nakakaramdam siya ng init doon. Tama po ba? Nakakaranas po siya ng kauhawan doon. Dahil maari pong mainit sa lugar na yon. Pero kung nasan si Lazarus, maganda, masaya. Diba? Inaaliw po siya doon. Ibig sabihin po, pag lumisan tayo sa mundong ito, yung kaluluwa natin, buhay. Para pong pumasok ka sa isang pinto na tumawid ka sa kabilang lugar. Pero nakakalungkot po, maraming tao na akala po nila pag namatay na sa mundong ito, tapos na ang paghihirap nila. Kaya di ba po yung iba, nagpapakamatay, di ba? Yung iba,
tinatapos nila yung buhay nila kasi hirap na daw sila, parang parang wala nang hope, wala na silang kumbaga nakikita na na magandang pwedeng mangyari sa buhay nila. Kaya po anong ginagawa? Kinikitil nila yung sarili nila. Unknowingly, pag kinitil po nila yung sarili nila, papasok na sila sa eternity, which is doon po wala nang bound, hindi na bounded ng time. Sa eternity po, kung dito ang buhay natin, 60, 70, 50, 40, o yung iba po, umabot ng 100, napakaikli po nun for the eternity. Ang eternity po, walang hanggan. Walang katapusan. Na marami pong tao, hindi alam yun. Na akala po nila, pag nagpakamatay sila, mahihimbing na lang po sila dun sa ano, sa Ataol. Diba? Sa Nicho. Pero ang totoo po, ang namatay lang yung katawang lupa po natin. Pero yung kaluluwa, katulad po sa story na sinabi ng Panginoong Jesus, meron pong pupuntahan yung kaluluwa natin. Kaya po ang Panginoong Jesus, na-move po siya ng compassion nung makita niya ang crowd. Kasi alam po ng Panginoong Jesus yun eh, na ang katawang lupa, maiiwan dito sa mundong ito, pero ang kaluluwa, mananatili. Buhay. Kaya sabihin mo sa sarili mo, ako ay kaluluwa, ako ay katawan, at ako ay espiritu. Hindi po natin pwedeng pag-ali-alisin, kumbaga paghiwa-hiwalayin yun. Kaya di ba po usually, sinasabi sa atin, di ba, bakit po kailangan nating i-meditate ang salita ng Diyos day and night? Kasi kailangan po ito ng kaluluwa natin. Kung ang katawang lupa po natin, pinapakain natin ng breakfast, lunch, dinner, may snack sa tanghali, may snack sa hapon, may snack sa ano sa gabi, napakaraming snack po, no? Na parang unlimited snack. Pero kumusta po kaya yung kaluluwa natin? 'Di ba? Sabi nga po, hindi lamang po tayo katawang lupa, may kaluluwa tayo. Kaya po ito yung medyo bibigyan po natin ng diin. Sa Acts 10 verse 38, sabi po dito, God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Sino po ang nasa kanya ng Panginoong Jesus? Nako yung iba, hindi kayo sigurado? Sino po ang can boldly say na ako ay sa Panginoong Jesus at ang Panginoong Jesus ay nasa akin na? Amen po. Dapat po, we know that. Kasi kung hindi mo po alam, nako, kailangan mo pong makinig talaga ng husto ngayong umagang ito. Amen? Pero po, tignan nyo, sabi po diba, ang Panginoong Jesus po yung tinutukoy dito nung nandito pa siya sa lupa, how much more ngayon, nasa kanang kamay na po siya ng Diyos, Ama na nasa langit. Kumbaga, glorified body na siya. Sabi nga po, he was anointed by God with the Holy Spirit and with power. At sabi nga po, doing good and healing and who were oppressed by the devil. Nagkaroon po ako ng katanungan na bakit kaya kahit believers na, kahit Christian na, ang daming oppression pa rin ang kaaway na kumbaga, nandyan pa rin ang oppression ng kaaway, nandyan pa rin ang sakit at karamdaman, di ba po? Hindi po ba kayo nagtatanong nun? Ang Panginoong Jesus nga po, di ba, kinuha niya na lahat ng sakit at karamdaman natin sa krus ng Kalbaryo, pero bakit nagsisuffer pa rin tayo? Yes, nandito tayo sa katawang lupa, pero alam niyo po ba na malaki ang factor ng kaluluwa natin sa nangyayari sa katawang lupa po natin? Alam po ba natin yon? Meron po akong ibabahagi sa inyo, tatlong uri ng kaluluwa, three kinds of souls. First, the lost souls. Ito po yung mga non-believers. Hindi pa nila talaga kilala ang Panginoong Jesus. Wala pa silang relasyon sa ating Panginoong Jesus. Sila po yung kailangan nating abutin. Diba po? Ito po yung mga sinasabing lost sheep or lost souls. Mga ligaw pa na kaluluwa or hindi, yun nga po, wala pang relasyon sa ating Panginoong Jesus. And number two po, merong
tinatawag po na wounded souls. Ito pong mga to ay maaaring tayo, mga believers na ng Panginoong Jesus, and also non-believers. Pag sinabing wounded, di ba po, kunari, nadapa ka, nagkasugat ka. Di ba po pag may sugat, masakit? Lalo na pag may nana, o kaya merong, kumbaga, o na-infection, di ba po? Masakit. Wounde, sugat. Alam niyo po ba, ang kaluluwa po natin, pwede din siyang masugatan? Pwede rin siyang magkaroon ng wound? Isa-isayin po natin to. Jump po muna tayo, Henrik, sa next slide. Ayan po. Nakikita niyo po, wounded souls. How the soul can be wounded? Paano po ba nagkaka-wound ang kaluluwa? Hindi naman siya nakikita, di ba? Hindi naman po natin, kumbaga yung totoong tayo. Nasa physical body lang yung nakikita natin eh. Pero alam niyo po ba, souls can be wounded. Tignan po natin, we can assess ourselves. Kasi bakit po? Ang wounded souls po, it can be for to us as believers na ng Panginoong Jesus at lalo na po mga unbelievers. Pero this time po, I pray na i-open po natin yung mga puso natin para mapagaling po tayo ng Diyos sa umaga pong ito. Amen po. Any kind of wounds in our soul. Because I believe the Lord wants to heal each and every one of us. At alam niyo po ba, bago ko po ito share sa inyo, ako po muna, nagsimula po ako dito. At nakita ko po how the Spirit of the Lord moves in my life. Kaya po, nananampalataya rin po ako kung paano po kumilos ang Diyos sa buhay ko, ganun din po siya kikilos sa bawat isa. Kaya po, let's just open our hearts to the Word of God this morning. Amen po. Number one, how can soul be wounded? Through sin. Meron po dalawang uri ng kasalanan. The sin that we commit and the sin that we have committed to others or the others committed to us. Una po muna tayo sa the sin we committed. Sabi po sa Isaiah 30 verse 26b, Isaiah 30 verse 26b, in the day of the Lord, binds up the bruise of His people and heals the stroke of their wound. So, sa pamamagitan po ng kasalanan, na yung tayo po ang gumawa, pwede po nating masugatan yung kaluluwa natin. Or sabi nga po, ano po yung mga example nun? Adultery, watching pornography, gossiping, letting yourself bitter to other people, or you're having hard time na i-let go yung ibang tao, or we speak slanderous words, or we speak curses to other people. First po yun, tayo yung gumawa. And we know, di ba sabi nga po, the wages of sin is death. Hindi naman po, hindi lang physical na kamatayan, pero sabi nga po, even in our soul. Kaya nga po sabi dito, yung pong, pero ang good news po dito sa Isaiah 30:26, yung binasa po natin, in the day that the Lord binds up the bruise of His people and heals the stroke of their wound. Ibig sabihin po, the Lord can heal those wounds. The Lord can heal those wounds in our soul. Pero sabi nga po, the moment we know about this, we have to do something para po hindi na siya magtuloy-tuloy. Amen po? Kumbaga, marami po tayong minsan nagagawa, sinasadya or hindi, pero sabi nga po, if we commit sin, we are wounding ourselves. Number two po, the sin that committed against you or you committed to others. Ibig sabihin po, tayo yung nakagawa sa ibang tao or ibang tao nakagawa sa atin. Ano po usually yung, saang aspeto po to usually nangyayari? Saan ka may na-offend? Sa?
That's right. Usually po, we tend to offend others through our words. Sinasadya man po natin o hindi. Diba? Ano pa po? Strife. Pag yung may hindi napagkasundoan, dumadating sa hinanakit sa isa't isa, to the point na you will speak evil to each other na. Naririnig mo man siya or hindi, pero mararamdaman mo, parang there's something in you na may heaviness, walang joy, walang peace. Kasi po, yung kaluluwa natin, nasusugatan na siya. Sabi po dito sa ano, sa 1 Corinthians 8 verse 12, 1 Corinthians 8 verse 12, but when you thus sin against the brethren and wound their weak conscience, you sin against Christ. Pag daw po nagkakasala tayo sa kapwa natin at nasugatan natin yung weak conscience nila, ano po sabi doon? You sin against Christ. Nagkakasala po tayo. And sabi po sa Proverbs 26 verse 22, listening to gossip is like eating cheap candy. Do you want junk like that in your belly? Sa ano po yun, the message? Ang pagchichismis daw po or ang gossiping is like eating cheap candy. Gusto mo daw po ba na merong, ang candy po, di ba, junk food yun. Gusto po ba natin na magkaroon tayo ng junk food sa belly natin? Ang tinutukoy po na belly doon, hindi literal na chan po natin, but our soul. At sabi po sa King James Version, sabi po dito sa Proverbs 26 verse 22, same ano po tayo verse. The words of a talebearer are like tasty trifles. They go down into the inmost body. Ibig sabihin po, yung mga salita daw po na hindi maganda, curses, or kahit na sabihin natin, joke lang yan. Pero, pag po ito ay nakarating dun sa tao, sabi nga po, they go down into the inmost body. Ano po yung inmost body? Yung soul natin. Diba, minsan po, kahit na sabihin natin, nagbibiroan lang, pero pag may nasabi sa'yo, na kunwari, ang pangit naman ng damit mo, bakit ganyan yung suot mo, bakit yung ano, diba parang tatawa ka sa una. Pero ano po nagiging response natin pag uwi natin, di ba? Nakatatak siya sa isip natin, daladala na natin siya. Ano po nagiging reaction natin? Grabe naman siya, sa harap pa ng ibang tao, sinabihan niya akong pangit yung damit ko. Mas pangit nga yung damit niya, kaysa ganyan, ganyan, ganyan. Ang dami na pang lumabas sa bibig natin, di ba? Bakit? It wounded our soul. Naakala po natin, it's just a word. Pero po, it wounds our soul. Kaya po na nangyari, eto na, yun nga po. Others committed sin against you and you also committed sin to others. Di ba po? Dahil sa kasalanan. Yun nga po. Because of, yun, especially words. Yan nga po. Slandering or insulting can create deadly wounds. One of the biggest ways to we can hurt people, we being hurt them through words. Yun nga po, yun nabanggit ni Mai. Lahat po tayo na-offend through words. Tama po ba? Lalo na pag hindi po guarded yung puso natin. Kahit na sabihin mong tinatawanan mo, tawa yung response mo sa kanya, pero deep within your soul, you're bleeding already. Duguan ka na pala. May sugat na sa kaluluwa po natin. Amen? This time po, let's close our eyes. Let's hold our hand sa ano po kanang kamay po natin sa dibdib at sa left hand po sa belly natin. Bakit sa belly natin? Kasi sabi po sa John 7:38, out of his belly will flow rivers of living water. The Holy Spirit is already residing in us. Amen po ba? Nasa ating pong Holy Spirit. And sabi nga po sa 1 Corinthians 2:10, but God has revealed them to us through His Spirit, for the Spirit searches all things. Yes, the deep things of God, even the deep things of God. The Holy Spirit can search every sin into our hearts.
Sige po, let's close our eyes. And this time po, ask the Holy Spirit, paki-remind niyo po sa akin, anuman ang kasalanan na ginawa ko, na commit ko sa sarili ko, nanood ako ng hindi maganda, nagsalita ako against kay ganito, kay ganyan, or any sin na i-reveal po sa inyo ng Holy Spirit, ask for forgiveness to the Lord. Let's repent. The Holy Spirit will reveal it to you. Alam po ng Holy Spirit, sabi nga po, He can search all things. And this time po, let's ask the Lord, and even dun po sa mga nakumit natin na kasalanan, sa ibang tao, nasabi man po natin, nakasakit man tayo ng damdamin, or tayo yung sinaktan, let's ask for forgiveness to the Lord, and release forgiveness to that person, kahit po hindi pa siya nagsasorry sa'yo. Because you are letting yourself to be healed. Sige po, let's just take time for a minute. Amen. As we are still closing our eyes, pwede po ba nating sabihin, Holy Spirit, heal my soul sa anumang uri ng deadly wounds na nasabi po na mga curses na na-release sa akin at mga na-release ko rin na mga word na curses kahit kanino man. Ako po ay humihingi ng tawad at patawarin niyo po ako at dalangin ko po na pagalingin niyo rin po ang soul ng taong iyon. In Jesus' name, Amen. If still the Holy Spirit will reveal to you po, sabi nga po, hindi po natatapos dito, hindi to isang upuan lang po, it's a process. Alam niyo po, kahit nasa bahay kayo, as the Holy Spirit reveals something into our hearts, na meron po tayong sin into our lives, sin sa puso natin, at kinukonvict na po tayo ng Holy Spirit, don't harden our hearts. Obey the Lord. Obey the voice of the Spirit. Bakit po? Kasi if we obey the word of the Holy Spirit, yung pong sinasabi niya sa atin, we are allowing ourselves na hindi po magkaroon ng wounds ang ating mga kaluluwa. Kaya po, yung mga hindi po healed ang kaluluwa, sabi nga po,
they turn, sabi nga po, di ba, kaya may kasabihan tayong hurting people hurts other people. Bakit po? Kasi wounded sila inside, they're not aware that they are also wounding other people or hurting other people. Sabi nga po ni Bishop Oriel, nakita ko po sa isang post niya, if you never heal from what hurt you, you'll bleed on the people who didn't cut you. Di ba po? Kumbaga, na ilalabas natin sa ibang tao, kahit na wala naman siyang ginagawa sa'yo, dinadamay po natin sila kasi may sugat yung kaluluwa natin. Kaya po, from this on, simula po ngayon, every time that the Holy Spirit will reveal something to us po, kung may sin tayo, let's quick to repent. Kaya nga po, di ba, sabi po sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Faithful po ang Diyos natin. Let's just need to repent, ask for forgiveness, magpakumbaba po tayo sa Panginoon. At sabi nga po, help ourselves not to do it again. Amen po. Although we are in the world full of evil, full of sin, pero sabi nga po, by the grace of God, He will empower us. Amen. To walk in His righteousness, to walk in His purity, and to walk in His holiness. Have you ever experienced na para pong biglang may sumakit sa bibig mo, ngipin mo, yung gums mo, parang ilang araw na nag-take ka na ng antibiotic or nag-take ka na ng mefenamic, pain reliever, pero still the pain is there? Meron na po ba naka-experience sa atin? Alam niyo po ba, symptoms siya, our body is telling us na meron po tayong slanderous words na na-release sa ibang tao. If we will experience that again, let's be mindful na pag ganun po may nararamdaman yung bibig natin, kasi sabi nga po, di ba, yung salita, lumalabas siya sa bibig natin. Eh sabi nga po, pag po we speak words or slanderous words to others, we wound them and we made ourselves sick. Kaya po, from now on po, yun nga po, let's be aware of every words na lalabas po sa bibig natin. Kahit inis ka na, kahit galit na galit ka na, ask the Holy Spirit to take full control of you. Para po hindi tayo dumating sa point na ma-wound po natin yung ibang tao and we put sick onto ourselves. Amen po. And number two, ano daw po yung how the soul can be wounded? Number two, trauma. Ano po yung trauma? Punta na lang po tayo sa book, sa life ni Job. Di ba po si Job, sa loob ng isang araw, nawalan siya ng livestock, nawalan siya ng servants, nawalan siya ng mga anak. Sino pong hindi matotrauma doon? Di ba? Parang sa loob ng isang araw, nawala lahat. Ang natira lang po sa kanya, yung mga servants na bumabalik para mag-report sa kanya at yung asawa niya. Everything in him nawala. Sa buhay po natin, is there anything in your life na nag-cause sa inang trauma? Tingnan niyo po sa Job 10 verse 1. Kaya makikita po natin may trauma si Job. Eh. Sabi po dito sa Job 10:1, my soul loathes my life. I will give free counsel to my complaint. I will speak in bitterness of my soul. 'Di ba? Kasi po na trauma siya sa nangyari sa kanya. Sabi niya nga po, I will speak in the bitterness of my soul. Ina-acknowledge niya na bitter yung kaluluwa niya. 'Di ba? Kasi po ito yung mga dumating na yung mga ano niya eh, yung mga kaibigan niya. Sa nangyari po sa kanya, naging bitter po yung kaluluwa niya. Sa Job 27 verse 2, sabi po dito, as God lives, sabi po ni Job, who has taken away my justice and the Almighty who has made my soul bitter.
Diba, kala po natin, hindi sinisi ni Job si, ano, si God sa mga nawala sa kanya. Hindi naman talaga. Hindi naman po sinisi ni Job eh. Kaya nga po nabanggit niya, hubad akong nabuhay sa mundong ito, hubad din akong aalis, purihin ang Diyos magpakailanman. Nabanggit po ni Job yun. Pero tignan niyo po, sabi niya po dito sa verse 27 verse 2, as God lives who has taken away my justice, and the Almighty who has made my soul bitter. Hindi niya po sinisi si God, pero sinasabi niya, si God yung dahilan kaya bitter ngayon yung kaluluwa niya. Diba po? Pag po may nangyayari sa buhay natin, akala po natin we're okay, we're fine. Tumatawa tayo, diba? Parang tinatago natin, we're putting mask na lagi nakasmile, laging feeling okay, parang everything is fine. But when we are on our own place, nasa kwarto ka na lang, mag-isa ka na lang, what's the condition of our soul? Sabi din po ni Job, dito sa Job 30 verse 16, and now my soul is poured out because of my plight or difficulty, in other term po. The days of affliction take hold of me. Sa sobrang, kumbaga, bigat po na nararanasan ni Job, di ba? Nagka-boil pa siya kasi inalaw ni God na ano po eh, na atakihin siya ng kaaway. Tingnan niyo po, because of the bitterness of the soul ni Job, di ba po, hinayaan po ni God si Job na magkaroon ng ang ano boil or ng pigsa simula ulo hanggang paa. Sino na po nakaranas ng pigsa dito? Di ba yung maliit na pigsa nga lang po, sakit-sakit na, kumikirot na. Imagine niyo po si Job mula ulo hanggang paa. Kaya sabi po ng asawa niya, ano bang ginagawa mo? I-curse mo ng Diyos mo. Di ba? Dahil sa nangyayari po kay Job, dumating po ba tayo sa point ng buhay natin na dahil sa nangyayari, nagkaroon tayo ng trauma. And because of that trauma, whatever, ano po man ang nangyayari, nung bata ka pa, o nung nagkaroon ka ng breakup, nagkaroon ka ng hindi magandang relationship sa boss mo dati, whatever, ano po, scenario sa magulang mo po, whatever it is, pero nagmarka siya ng trauma po sa atin, sa inyo. Ano pong nangyayari pag may trauma, nagiging bitter yung kaluluwa. Di ba po, sa buhay ni Job, nakita po natin, tayo din po, unknowingly nagiging bitter po tayo. Unknowingly, kumbaga parang nagiging parang bato yung puso natin, di ba? Na parang dati, ang dali-dali po nating lapitan si ganito, pero dahil naging bitter yung puso natin sa kanya, umiiwas na tayo. Pag makikita natin, ay dito ko dadaan, dyan siya dadaan. Maybe there are traumas into our lives that needs to be dealt with. Mamaya po, we will ask again the Holy Spirit. Alam niyo po ba, nung ako po mismo personally, nung pong nag-undergo din po ako dito, actually hanggang ngayon naman po eh, kumbaga sabi nga po, it is a continuous being, kumbaga parang aware of, simula po nung maintindihan natin to. Talaga pong napakabuti ng banal na Espiritu. Katulad ng binasa natin sa 2 Corinthians, He searches all things. Alam niyo po, nakalimutan ko na meron nga pala po akong pinsan nung bata ako na lagi akong binubuli, na parang konting ano po, tinatawanan ako, na kaya pala po dumating sa point na naging napakamahiyain ko po habang I was ano po growing up. Naging mahiyain po ako. Hindi ko na po naalala yun eh. Pero po, talagang napakabuti po ng banal na Espiritu. Katulad po ng sinabi sa Bible, sa salita ng Diyos sa 2 Corinthians, He searches all things, even the deep things of God. At yun nga po, yung deep things, yung mga nakatago po sa atin, the Lord, the Holy Spirit can reveal it to us. Na kaya po nung maalala ko yun, yung pinaalala po sa akin ng Holy Spirit, nag-repent po ako na kung sumama yung loob ko dun sa pinsan ko po na yun, humingi ako ng tawad at nag-release po ako ng forgiveness sa kanya kahit hindi po siya nag-sorry sa akin na hindi niya alam na nagawa niya sa akin yun, na na-wound pala po yung soul ko dahil dun sa simpleng ginawa niya po na yun sa akin, na parang tumatak po siya sa akin.
Pero po, praise be to our God. Our God is the God who heals our wounds. Amen po. The wounds of our soul. Kaya po mamaya po, ngayon, you can already ask the Holy Spirit, baka po may mga trauma na nag-wound sa atin. Akala natin, wala lang or nakalimutan na natin. But the Holy Spirit can reveal it to us po. The Holy Spirit can reveal it to you. Amen? Next po is, pangatlo natin, generational iniquities. Ano po itong generational iniquities? Usually po kung makikita po natin, 'di ba, sa salita sa ano po, sa Book of Psalms, meron po doon 'di ba na sabi po ni David dito sa Psalms 51 verse 5, "Behold, I was brought forth in iniquity and in sin my mother conceived me." Sabi nga po, or in other term po, conceived in the womb, 'di ba? Ang womb po na Greek word doon is koilia. Sabi nga po, where a fetus is conceived and nurtured until birth and also means soul. So kaya po nasabi po dito ni David na, "Behold, I was brought forth in iniquity and in sin my mother conceived me." Na, di ba, kaya nga po yung iba, di ba, sinasabi na pag po kunwari magpa-check up ka, tatanong po ng doktor, may lahi ba kayo na ano, ng pangalan nito, diabetes, may lahi ba kayo ng sakit sa puso? Kasi generational, ano po siya, iniquities or kumbaga, yung kumbaga kasalanan na nag-wound sa maari pong kaninununuan natin na hanggang sa atin nagfo-flow. Opo, hanggang ngayon. At sabi nga po, sa Psalms 51 verse 10, "Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me." Yung heart po na tinutukoy doon sa Hebrew meaning is also soul. So sabi po ni David, "Create in me a clean heart or clean soul, O God, and renew a steadfast spirit within me." Kaduktong po nito, yung wounds you were born with. Wounds you were born with. Sa Isaiah 3 verse 1 and 2 po, ito po yung si Peter, tsaka po si John, papunta ng beautiful gate, or papunta ng temple, dumaan po sila sa beautiful gate, na sabi nga po magpe-pray sila, at meron po sila nakita doon na namamalimos. Nasabi nga po dito, sa verse 2 po, "And a certain man lame from his mother's womb," yan, yung sinasabi po na womb dito also means a soul. Nasabi nga po, di ba? "Mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called beautiful, to ask alms." So, ibig sabihin po, naging lumpo na yung tao na yon simula nung pinanganak siya. Ibig sabihin po, habang kinukonceive siya ng magulang niya, hindi po natin alam, hindi naman po specify ano yung sin na yon. Pero po, sabi nga po, it is an iniquity from yung sa magulang niya. Kaya nga sabi nga po, lame na siya or lumpo na siya nung nasa sinapupunan pa lang po siya. So, meron po tayong mga wounds na, kumbaga parang nadala natin. Maaring yung nanay natin, tatay natin, lolo natin, lola natin. Meron silang wounds na hindi nila na-deal. Hanggang sa ngayon po, dala-dala natin. Sabi po ni Pastor Vlad Shavkok, sabi niya po, "Many of us are dealing with demons that didn't start with us but with our parents, grandparents, and other ancestors. In fact, many of us are dealing with inclinations or feelings, attitudes, and problems that are generational." So, hindi lang pala po wounds yung naipapasa kahit pala mga demons po. Sino po ang testimony po. Kasi kahapon po, minit ko po yung mga friends ko po dun sa dati ko pong church. At habang nauna po kami nung isa ko pong kaibigan, habang nagkakwentuhan po kami, kasi may anak na din po siya, nakwento niya po, parang out of nowhere, sabi ko nga, talagang in-unfold siguro ng Holy Spirit yung story na yun para, kumbaga, ipakita po sa akin ni Lord na talagang
It's happening. It's happening. Baka po, meron din po kayo nito. Let's be aware of it. Sabi niya po, yun, kumbaga, nakita daw po niya yung sarili niya na lagi niya sinisigawan yung mga anak niya. Hanggang sa dumating sa point, yung mga anak din daw po niya, sigaw ng sigaw. Na parang kahit siya, ano ba kayo, sigaw kayo ng sigaw, ganun. Pero siya po, siya mismo, sigaw siya ng sigaw. Tapos, na-realize niya, na ito pong pinaparealize na po sa kanya ni Lord, yung pong mama niya, ganun din pala po sa kanila. Lagi silang sinisigawan. Na kaya siya, nadala niya yon, lagi niya rin sinisigawan yung mga anak niya. Ngayon, yung mga anak na niya, sigaw din ang sigaw. Tignan niyo po, even the behavior. Behavior din pala po can be passed. Sabi nga po, pag hindi siya na-deal, it can be passed to the next generation. At hindi lang po ito. Kasi yung pong lola niya or kalololohan niya po yata yon, mga Kastila. So, kumbaga may lahi silang Kastila. Na dahil po may lahi silang Kastila, na pag daw po yung, kumbaga yung pagdidisiplina noon sa mga lola niya, eh talaga daw pong sinasako, tapos yung binibitin sa puno, tapos pinauusukan. Di ba? Kumbaga parang tayo nga po napapalo lang eh. Galit na galit tayo sa mga magulang natin, di ba? Eh paano pa po kaya yung mga ganong disiplina na parang torture, di ba? Na isasako ka, tapos ibibitin ka sa ano. Tapos yung iba daw po, pinaluluhod sa mga asin. Sa, yung kumbaga parang grabe yung torture physically. Pero po, unknowingly, their wounds their soul were being wounds. At yun nga po, dahil yung ganun yung disiplina, sabi nga po niya sa akin, buti nga yun sa mama ko, parang less na pala yung kumbaga pagdidisiplina niya sa amin. Kaya lang, yun nga, sigaw na sigaw. At dahil sigaw na sigaw, kumbaga sila pong magkapatid, nadala nila. At ngayon, may anak na sila, napasa nila sa anak nila. Na parang sabi ko nga, even pala po talaga, even characters, even behaviors, na hindi po tama, if it's not being dealt with, hindi po siya na, kumbaga sa'yo, hindi siya naputol, it can flow, it can go to your next generation. Kaya po may mga wounds tayo na dala-dala natin sa sinapupunan po ng mga magulang natin. Sabi nga po, katulad nung sa Acts 3 verse 1, di ba? Sakit, yun nga, lame siya, lumpo siya. Ayun nga po, even yung, attitude or yung behavior, yun nga, yung laging galit. Kaya ikaw po ba napapansin mo, bakit kaya ako laging galit? Baka po kasi meron, maaaring hindi mo kasalanan. Pero maaari pong galing siya sa mga magulang mo, magulang na magulang mo, na hindi po nila na-deal hanggang ngayon nagfa-flow po sa atin. So let's ask the Lord, na Lord, kaya po ba ako laging galit? Na parang kahit wala namang ikakagalit, nagagalit ako. Di ba po? Ako po noon, sabi ko nga, bakit kaya even actually po sa family namin parang yung sinasabi nila na, di ba po, merong mga parang memes ngayon na parang hindi ako sumisigaw, parang normal na boses ko lang to. No, it's not. Because maybe there is wounds or strongholds na wounds that is still holding your soul. Kaya po, hanggang ngayon, you're behaving, di ba? Sabi nga po, mamaya po tayo pupunta doon. Para mas maunawaan po natin, sabi nga po, wounds in our soul is a landing strip of the enemy into our lives. Kaya po tayo gusto ni Lord na maging aware sa wounded soul. Kasi po, landing strip siya ng kaaway. Ano po ibig sabihin ng landing strip? Di ba po mga eroplano, hindi naman po yan basta-basta kung saan maglaland eh. Di ba? Kaya po tayo may airport. Doon lang sila naglaland. Alam niyo po ba, pag may wound ang kaluluwa po natin, landing strip po siya ng kaaway. Kaya po, let's be aware.
hindi po tayo create ni Lord, or hindi ka pinanganak sa mundong ito, or hindi dinisenyo ni Lord sa buhay mo na lagi kang magagalitin, lagi kang nagwawala, lagi kang masama yung loob. Sino pong gustong nabubuhay ng ganun? Ako po, ayoko. I believe lahat tayo ayaw natin ng ganun. Di ba? Kasi hindi po yun yung disenyo ni Lord sa atin eh. Parang walang pagmamahalan, parang laging away-away kahit sa loob po ng church. Ako po nung nakaraan, Lord, bakit ganito yung nangyayari? Parang kumbaga sabi ko nga, parang walang katapusan, walang ano, pero yun nga po. As the Lord is unfolding this, may landing strip ang kaaway sa buhay ng bawat isa. Kaya po, may strife, merong pag-aaway, merong pag hindi kakasunduan. Eh ano po bang prayer ni Jesus bago siya umalis, di ba? That we became one with Him. Eh paano po tayo magiging isa? Isang church pa nga lang po tayo, hindi na tayo magkasundo-sundo. Paano pa po kaya yung ibang body of Christ, di ba? Kaya po si Jesus hindi pa siya bumabalik. Alam niyo po kung bakit? Hindi pa po united ang body of Christ. At marami pa pong kailangan makarinig ng salita ng Diyos. Katulad nga po nung nabasa natin kanina, di ba, sa Acts 10 verse 38. Sabi nga po, God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Ibig sabihin po, kasama po ng banal na Espiritu ang kapangyarihan. Sabi nga po, in doing good, healing all who were oppressed by the devil. So this time po, let's bow our heads again. Let's close our eyes. Let's put our heart, yung hand, right hand po natin sa heart natin, and let yung left hand sa belly po natin. And this time naman po, as the Holy Spirit, kasi sabi nga po, di ba, sa 1 Corinthians 2:10, that the Spirit searches all things. Is there any trauma? Meron po bang mga generational iniquities? Or mga wounds na, sabi nga po, nadala natin sa sinapupunan pa lang po ng magulang natin? Sa ating mga buhay ngayon, as the Holy Spirit, He will reveal to you po. Because He knows everything. He searches everything. Kahit po nakalimutan mo na, the Holy Spirit can reveal it to you. Sige po, let's just take time to ask the Holy Spirit, to ask the Lord na ano po yung mga traumas na yun, ano po yung mga generational iniquities na nag-run pa, Lord, sa buhay ko. Na, Lord, ayoko na po siyang maipasa pa sa generation, sa next generation ko. Let's ask for forgiveness. Let's ask for the mercy of God. At sabi nga po, let's apply the blood of the Lamb, the blood of our Lord Jesus Christ, to heal the wounds of our souls from trauma, from generational iniquities, and dun sa mga wounds po that we were born with.
Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, O God. Thank you, O God. Thank you, O God. Sige po, sama-sama po nating ipag-pray ang bagay na to. Can we just say to the Holy Spirit, Holy Spirit, search my whole being and heal my soul from any kinds of trauma I had since I was child until now. Ganun din po sa lahat ng generational iniquities na nag-run sa buhay ko, sa pamilya ko, mga wounds that I am born with. Cleanse me by the precious blood of the Lamb and heal my soul from all kinds of those wounds by the resurrection power that raised Jesus from the dead. In Jesus' name, amen, amen. So, katulad po ng binanggit natin kanina, maari pong, kumbaga, it's just the start. Kumbaga, hindi po natatapos dito again. Sinasabi ko po sa bawat isa sa atin, hindi po natatapos ang pag-minister ng banal na spirito sa atin. And even in our home, if He will reveal something, let's just be open. Amen po. And yun nga po, let's ask the Holy Spirit to heal us. At yun nga po, through the power of our Lord Jesus Christ. And ito po, mga effects. Next po tayo sa effects of being wounded in the soul. Pasensya na po, medyo maliit. Pero ito po, anahin po natin. Pag po may wounded soul po tayo, makikita po natin to sa sarili natin, sa buhay natin, or even maari pong sa ibang tao. First, it causes you to sin and controls your emotion. Sabi po sa Romans 7 verse 20, now, if I do what I will not do, sabi si Paul po nagsasabi dito, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. Sabi po ni Paul, di ba? May mga bagay akong ayoko nang gawin, pero nagagawa ko pa rin. Hindi na ako yun, pero yung kasalanan na nasa akin. Sabi nga po, wounded soul causes us to sin and controls our emotion. Wounds become fixed and begin to operate from the soul. Asa ano po ba yung nasa soul natin? It's our mind, will, emotion. Sabi nga po, and control your thinking process so you end up responding rudely, bitter, anger, disrespectful. Kaya po yung iba, di ba, na kumbaga parang kahit ang ayos mo naman, kumbaga nakipag-usap ka sa kanya or maayos mo naman siya, inano, pero yung parang respond po nila, di ba, laging pagalit, laging ano po, bitter, laging disrespectful. Maari pong wounded kasi ang soul or maaring tayo po yun. Na kahit maayos naman yung pakikitungo sa atin ng iba, pero parang lagi tayong galit, lagi tayong disrespectful sa iba, maybe our soul is wounded. Ayan po, wounded soul causes us to sin and it controls our emotion. Na minsan, iba po, parang hindi mo makontrol, bigla ka na lang sumasabog, bigla ka na lang nagagalit, kahit simpleng ano po, simpleng bagay. Maari po kasing wounded yung soul natin. So let's check. Let's check our souls pag ganun po. Number two, it determines who you are and what you say. Eh, ito po, related po sa nabanggit po natin kanina. Sabi po sa Proverbs 23 verse 7a, for as he thinks in his heart, so he is. Diba? Kung ano daw po yung isipin natin, hindi lang sa puso natin to literally, pero sabi nga po, in our soul, ano yung iniisip natin in our soul, sabi nga po, So is he. Ibig sabihin, kung yung soul po natin is bitter, ano po nangyayari? Bitter tayo, di ba? If our soul is healed, di ba? Madali pong magpatawad, madaling mag-accept ng ibang tao, parang andaling umunawa because healed yung soul natin. But when our soul is wounded, sabi nga po, dinedetermine din po nito yung mga sinasabi natin, tsaka yung ina-act natin. Sabi po sa Matthew 12 verse 34, brood of vipers, ang Panginoong Jesus po nagsasabi nito, how can you being evil speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Sabi nga po, pag evil po yung soul, evil things din po ilalabas sa
labi or sa mga words na lalabas sa atin. But sabi nga po, but if we have good in our, or good, yung healed and good yung ating soul, sabi nga po, same, yung lalabas sa ating mga bibig. Dahil out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ay yung heart din po na tinutukoy dito, hindi po siya yung literal na puso natin, but sabi nga po, out of the abundance of our soul, our mouth speaks. Kasi sabi nga po, di ba, kung ano po yung nangyari sa kaluluwa natin, minamanifest lang siya ng body po natin, ng katawang lupa natin. Another thing, it causes trouble in relationships. Ito po, kaya meron pong mga nagse-separate, naghihiwalay, friendship man, or sa mag-asawa, or sa family, magulang sa anak, in any kinds of relationship, sabi nga po, nagsisimula siya sa blaming, or words na nagbatuhan, tapos blaming, and then bitterly grieve na, and then hardness of the hearts. Ayan, kaya po, ang wounded soul po, nagkakos siya ng trouble sa relationship. Even po nung ano, sa 1 Samuel 30 verse 6, nung pong inatake po ng mga Amalekites, sila David, di ba, nakinuha po yung mga asawa nila, yung mga anak nila, naggalit na galit yung mga kasamang lalaki ni David sa kanya. Sabi nga po, gusto na nilang batuhin si ano, si David sa nangyari. Di ba? Kasi nga po, nawala yung pamilya nila dahil naatake sila ng ano po. Pero sabi nga po, David strengthened himself in the Lord. So, ayun nga po, yung relationship, nagkakaroon ng ano doon. Sabi nga po, wounded soul can cause strife, separation, division, split in relationships. Ayan po, kaya po, pag po wounded ang soul ng isang tao, it causes trouble in relationships. Ayan. And next po, it causes financial failure. Bakit? Kasi po, sabi sa 3 John 2, di ba po, beloved, sabi po dito, beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. So po, pag nagpa-prosper yung soul natin, we will also prosper in all things. So kung hindi po, kung wounded po yung soul natin, affected din po pati finances natin, di ba? Parang yung sabi nga po sa Bible na kahit merong finances na dumadating, parang katulad ng isang butas na bulsa, nawawala bigla. Bakit po? Kasi dahil nga po wounded yung soul natin, hindi natin, kumbaga, nahahandle na maayos yung finances natin. Sabi po kasi, yung po kasing prosper sa Greek word ay eudo, means to succeed in business affairs. So, ibig sabihin po, when our soul is healed, you are going to think right thoughts about your business finances, and you will not make emotional decisions about financial responsibilities out of emotion, di ba? And God will bless you because He knows that you can be trusted in those blessings. You will become a good steward. So, pag po wounded yung soul natin, even sa finances po natin, apektado. Bakit po? Kasi, di ba, pag wounded po yung soul natin, kunwari po, yun nga, imbis na yung ibigay natin yung para sa Panginoon, nag-hoard po tayo. Ayaw nating i-release. Kaya, anong nangyayari po, kumbaga, yung imbis na i-multiply ng Panginoon, sabi nga po, ang minumultiply po ni God, di ba? Kung makikita po natin, yung sa bata na may dala ng tinapay siya kaisda, di ba? Nung binigay niya sa Panginoon to, dun na multiply. Tama po ba? Alam niyo po ba, ang prinsipyo doon, whatever you give to the Lord will multiply. Whatever you hold into your hand, whatever you hoard into your basket or yung salagayan mo, it will not multiply. Mauubos siya, mawawala siya. Kasi whatever we give to the Lord, yun lang po yung nagmumultiply. So, another thing is, it causes physical sickness and disease. It causes physical sickness, disease, and disorder. Sabi po sa Psalms 41 verse 2, I said, Lord, be merciful to me, heal my soul, for I have sinned against you. Ayan po, pag po wounded yung soul,
Ayan nga po, kumbaga nagkakos siya ng sakit. Yung pong testimony ko po nun sa inyo, di ba po, yun nga po, yung nagkaroon po ako ng sugat ko dito sa may left breast po. Parang kumbaga, naturally, pwede kong sabihin na, yun nga, dahil milk clog siya or naging mastitis siya. Pero alam niyo po, ang pinaka-cause nun, ano, anger. Pinaka-cause nun, nagtanim po ako ng sama ng loob. Ayun po yung pinaka-cause niya, na nag-manifest siya physically. At hindi lang po yun. Yung sa GC po namin ng mga mothers, pinakita ko po yung picture, ay talaga naman pong, kahit ako po pagtitignan ko, parang nandidiri talaga ako na parang naging open wound po kasi siya, literal na open wound. Yung wound ko sa soul, nag-manifest siya as open wound sa katawan ko po. Alam niyo po ba totoo yun? Na kaya po, we have to be careful, especially po in this season. It's a new season. Iba po yung era natin ngayon. Iba po yung season ngayon compare nung mga nakaraang taon, nung mga nakaraang 2010, 2015. That's a different season at iba po yung season ngayon. Kaya po the Lord wants us to know about this kasi po once na makikita talaga po ng butas ang kaaway, papasok at papasok siya and he will do something na talaga pong it will, hindi lang yung physical body natin yung iwiwikan niya, but most especially our faith. Kaya po, sabi rin po dito sa Psalms 103 verse 1 to 3, sabi po dito ni David, tingnan niyo po, sabi niya dito, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, who forget not all His benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. So, sabi nga po, ang Panginoon po is ano po, He heals our iniquities, our diseases. Pero sabi nga po, pag po wounded yung soul natin, pwede siyang mag-cause ng sickness sa ating physical na pangangatawan. Kaya po kung meron po kayo nararamdaman sa katawan, bago po kayo magpa-check up, mag-check up po muna kayo ng inyong kaluluwa. Bakit po? Kasi, sabi nga po, if our soul prospers, we will prosper in all things, di ba? And be in health. Ibig sabihin, even the good health is our inheritance from the Lord. Alam niyo po yung teacher po namin dito, yung nagtuturo po nito, ang dami po nilang miracles na naranasan. Even yung sabi nga po, kahit na yung may butas ng ngipin, because yun nga po, first, ni-recognize nila yung wound nila at in-acknowledge nila that they have to repent before the Lord at hiningi po nila yung power ng Holy Spirit na mag-move sa buhay nila, yung blood ni Jesus na mag-wash and mag-cleanse sa kanila. Yun nga po, isa sa testimony, yung butas po ng ngipin nung inmates kasi ang ministry nila sa prison eh. Bigla pong nagkaroon ng ano po bang tawag dun sa ano ng ngipin natin? Di ba po yung ngipin natin, para siyang parang shell na, di ba, buo. Pag may sira, yung gitna, di ba po, hindi ko po alam kung anong tawag. Di ba, usually nilalagyan ng pasta para mabuo ulit. Pero because of the miracle working power ng Panginoon, yun nga po, through the Holy Spirit, nagkaroon na yung butas na yon ng ngipin. At even yung mga kumbaga physical illness na meron din po doon na may bakal siya sa paa kasi parang naoperahan. But because of the power of God, yun nga po, instantly nawala. Ano po ibig sabihin? Kasi po ang Diyos natin, di ba sabi nga po doon sa binasa natin kanina, sa Acts 10 verse 38, God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil. So ibig sabihin po, kumbaga, when the Spirit of the Lord is there, di ba po, when the power of God is there and Jesus is present, kumbaga yung miracle, yung healing will just take place po. Amen po? Kaya po, sabi nga, unahin po muna talaga natin what's happening in our soul. Dahil po, if our soul will prosper
everything in us will prosper. At makikita po natin yung mga miracle healing ng Panginoon. Alam niyo po ba, yun nga po yung testimony ko nung nagkaroon ako ng sugat po dito sa may right breast ko po. When I acknowledge na hatred pala yun, anger pala yung natanim ko sa puso ko, I repented po sa Panginoon. Humingi ako ng tawad kay Lord at yun nga po, nag-release ako ng forgiveness, nag-asa ko ng blood ni Jesus na linisin po ako. Pero hindi ko pa po alam to, ha? Hindi ko pa po alam tong pinag-aaralan po natin ngayon. Kumbaga pinaranas po muna sa akin ni Lord bago niya po in-unfold po sa akin ito. And then after po noon, sinabihan po ako na kailangan kong pumunta ng doktor para po magkaroon ng minor surgery. Kailangan hiwain para lumabas daw po yung nana, ganyan. Pero alam niyo po ba, sinabi ko, Holy Spirit, ikaw po ang best surgeon ko. Hindi po ako pupunta ng hospital. Ikaw po ang magpapalabas ng nana or yung mga dapat lumabas. Alam niyo po ba, that morning, nagdi-drip po talaga yung dapat na lumabas. May dugo na may nana. And then sabi po sa akin, kailangan ko pumunta talaga sa surgeon kasi kailangan siyang palinisan. Sabi ko po, let Holy Spirit, ikaw po ang maglilinis nito. And kahit po yung OB na kakilala po namin, sabi niya, wow, ang linis. Sabi niya, nagpunta ka ba sa surgeon? Sabi ko, Dok, hindi po. Sabi ko, sa Holy Spirit na po ako nag-ask ng na linisin yung sugat ko. And then, alam niyo po ba, ayun nga po, although nag-take po ako ng antibiotic, pero talagang nag-rely po ako sa Holy Spirit, after 3 weeks, 3 to 4 weeks po, nag-heal po siya na parang walang nangyari. And that is the power of the Holy Spirit that is at work into our lives. Sabi nga po, buhay po ang Diyos natin kung nagpapagaling siya noon, nagpapalaya siya noon. He is our God. He is the same yesterday, today, and forever. Amen po. Kaya po dapat, kumbaga, i-desire natin na, Lord, do whatever you want to do in my life para po maging, kaya po tayo kulang ng compassion sa iba. Kasi tayo po sa sarili natin, kailangan pa natin ng compassion kailangan pa nating ma-heal at mabuo yung compassion para po magkaroon tayo ng compassion sa iba. Amen po. Kung tayo yung wounded soul po natin ma-heal, mabubuo po talaga yung compassion sa iba. At makikita natin sila na hindi natin sila kaaway, hindi sila kahit naggawan tayo ng masama ng mga taong yon, hindi natin makikita yung ginawa nila, makikita po natin compassion dahil mga kaluluwa din po sila katulad natin. Amen po ba? Kaya ito po yung pinapakita ko po sa inyo yung mga yung mga manifestations ng pag may wounded soul. At yun nga po, another thing po, ito yung sa naman po, sa Pool of Bethesda, sa John 5 verse 1 to 9. Ito po nung ang Panginoong Jesus pumunta po, alam niyo po ba yung Pool of Bethesda, na pool po siya, na tuwing may darating na angel at kakampisawin yung tubig, kung sino yung unang ma-shoot dun sa, or tumalon dun sa pool, makaka-receive ng healing. And here comes, tingnan niyo po. Sabi po dito, verse 3, in this lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. So yun nga po, lahat ng may sakit nandoon, naghihintay, nagumalaw. And verse 4, for an angel went down to a certain time into a pool and stirred up the water, and whoever stepped in first after the stirring of the water was made well of whatever disease he had. So yun nga po, may complete healing pag naka-jump po sila doon. Ito na po, verse 5. Now, a certain man was there who had an infirmity 38 years. So ibig sabihin po, 38 years na siyang may sakit. When Jesus saw him lying there and knew what he had already had been in that condition a long time, he said to him, do you want to be made well? Para pong imagine ninyo yung scenario, nalaman na po ni Jesus na 38 years na siyang nandoon na may sakit. Tinanong ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Di ba parang ikaw, hindi ka ba ma-offend doon? Na Lord, 38 years na akong may sakit. Ano ba? Na parang, kaya nga ako dito, gusto kong gumaling. Diba? Tingnan niyo po yung naging sagot niya. Kaya po, eto pong tao na to, offended siya. Bakit?
Sabi niya po sa verse 7, the sick man answered him, "Sir, I have no man to put me in the pool when the water is stirred up, but when I am coming, another steps down before me." Kumbaga, mas palawakin po natin ano yung sinasabi po ng tao na to. Lord, wala ni isa man na pwedeng umalalay sa akin na para pag gumalaw na yung tubig, mapunta ako doon. Ano po ibig sabihin? Maaring offended siya. Ni walang isang pamilya na pumupunta sa kanya doon para man lang tulungan siya, di ba? Maaring offended na po siya sa pamilya niya. Offended siya sa mga katabi niya. Kasi 38 years na siya doon. Di ba? Na para pong ang tagal-tagal ko na dito, hindi niyo ba ako nakikita? Gusto kong gumaling. Parang ganun po siguro. Na-imagine ko lang po yung, kumbaga, yung reaction or yung scenario na pwedeng, kumbaga, mangyari that time. Pero tingnan niyo po. Sabi nga, dahil, kasi di ba, kung hindi naman po offended yung puso nung tao na yun, pwede niya sabihin, "Yes, Lord, gusto kong gumaling." Di ba? Katulad nung ibang mga tinanong po ni Jesus dun sa mga miracles, may mga tinanong si Jesus, do you want to be made well? You want to be healed? Ang sagot lang nila, yes Lord, di ba? May mga ganun pong scenario na pinagaling si Jesus, pero siya po, complaint yung sinagot niya kay Jesus, di ba? Nasabi niya, "Lord, ang tagal ko na dito, ni wala man lang isang tumulong sa akin para mapunta ako dun sa pool para gumaling ako." Ano po yung pinaka dito? But yes, because Jesus made him well, pinagaling po siya ng Panginoong Jesus. Ano lang po yung gusto kong ipakita po sa atin dito? When our hearts are offended, it makes our soul wound. Kaya nga sabi nga po, ang pinaka-challenge nating lahat every day is to make our hearts or to make ourselves become unoffendable. Ano po ibig sabihin? Kahit nagalitin ka nino man ng asawa mo, ng anak mo, ng kapitbahay mo, ng mga tao sa paligid mo, if you yourself, your soul is healed, and you know that the power of Jesus or the Holy Spirit is in you, diba, nakasama mong Panginoong Jesus, we will become unoffendable. Yes, mahirap siya kasi para pong, diba, minsan nga, kahit sa hangar lang, nakakalat na naman tong hangar na to. Diba, parang minsan nga kahit hindi tao eh, na-offend tayo eh. Kahit mga bagay-bagay lang po. Pero, sabi nga po, it's our test, daily test, to keep our hearts, to keep our lives to become unoffendable. Hindi ko naman po sinasabing nandito na po ako sa point na to. Pero po, I'm working it out. Personally po ako, wini-workout ko talaga siya. Na minsan po pag hindi naman po nawawala sa mag-asawa yung, di ba, nag-aaway, nagkakaroon ng misunderstanding. Pero po talaga sinasabi ko, pag po dumadating po sa point na gusto kong magalit, gusto kong hinihingi ko po talaga tulong ng Holy Spirit. Holy Spirit, tulungan niyo po ako. Holy Spirit, tulungan niyo po ako na hindi ako magalit, na hindi ako magsalita ng hindi tama. Because He will help us po. Amen po. The Holy Spirit is there to help us. Kaya po, sabi nga po, every day is a test for us to become or to stay unoffendable. Yes, maaring ngayon, sobrang andali pa po nating ma-offend kasi nga po baka maaring ang dami pang kailangang i-heal ng Diyos sa buhay natin. Pero sabi nga po, it's the power of the Spirit that works in us. Makakarating po tayo sa posisyon na yon, na darating yung time, kahit sinong mag-offend sa atin, hindi na po tayo ma-offend. Alam niyo po ba sila, ito po, example natin, si Rev po, kahit ano po sabihin mo sa kanyang bad news, wala kang makikitang reaction sa kanya na nakakampihan ka niya o kaya makikita mo sa kanya na ma-offend siya. Minsan na minsan lang po. Kumbaga parang bilang na bilang. Kaya po talagang kailangan yung relationship natin sa Panginoon, yung pagbabad natin sa salita ng Diyos. It's very important kasi po ito yung mga magiging sandata natin. Amen po ba?
for us to be able to come to that place. Another thing po. Ayan, sabi po dito sa John 5:14, sabi po ng Panginoong Jesus dito dun sa ano, after this, Jesus found him in the temple and said to him, "See, you have been made well. Sin no more, lest a worse thing come upon you." Ano pong ibig sabihin nun? Sabi po ng Panginoong Jesus, pag na-heal na yung soul natin, na-heal na tayo in every kinds of wound, sabi nga po, sin no more. We will work it out. Kung dati po ang bilis mong magtampo, magalit, kailangan po tulungan natin yung sarili natin. Kasi bakit po? If we allow sin again to come in us, sabi nga po, di ba? Less worse thing may come upon you. Ano po ibig sabihin nun? Katulad po ito nung sinabi na yung pong may pinalayas po si Jesus, di ba? Na masamang espiritu. At sabi po sa kanya, see no more. Bakit? Kasi pag inalaw mo na magkasala ka, ma-empty ulit yung ano mo, wala kang word of God, wala kang kumbaga relationship sa Panginoon, hindi mo hinahayaang kumilos ang Holy Spirit sa buhay mo, yung lumayas na espiritu magdadala pa ng ilang beses daw po? Ilang beses bang ano, bad spirit yung yayayain niya, magyaya pa siyang barkada. Uy, tara dun! Ano yun? Landing strip natin yun. Kung dati masakit lang yung ngipin mo, pag bumalik yung ano na yun, yung demonyo na yun, masakit na yung ulo mo, masakit na yung tiyan mo, masakit na yung paa mo, marami na masakit. Kasi po, nag-open na naman tayo ng wound, ay ng butas sa kaaway. Kaya po sabi po ni Jesus, di ba? Sin no more. Kaya po talagang tayo pong mga mananampalataya ng Panginoong Jesus, we have to work out our salvation. Hindi po dahil sinabi na or tinanggap na natin ng Panginoong Jesus, tapos na, wala na. No! Doon nga po tayo kailangang mag-work out. Kung dati madali po tayo magalit, we have to help ourselves na yun nga po, ikip yung sarili natin na pag nagagalit na tayo, anong pwede natin gawin para hindi tayo sumabog? Maglakad-lakad ka, uminom ka ng tubig, buhusan mo yung sarili mo para kumalma ka. Di ba po? We will do something about it para po hindi magkaroon ng butas muli ang kaaway. Amen po? Another thing is, it causes demonic assaults. Ito po. Ano yung demonic assaults na sinasabi? Infirmities. Ayan nga po, pag po nagkaroon ng butas ng kaaway, nagbibigay siya ng sakit. Hindi lamang sa kaluluwa po natin, sa katawang lupa natin. Di ba po? Another thing, may darkness. Sa Greek word po is skotos, means the soul has lost its perspective powers. Ibig sabihin po, yung dati, kumbaga parang ang ganda ng perspective mo, maliwanag yung perspective mo, or kumbaga, you have a good perspective. Pag po, yun nga, ang ating soul is wounded, nagkakaroon po ng darkness. Na dati, lagi ang positive mo dati, parang dati po, ang kumbaga parang, you always find hope, you always find peace, you always find joy. Eh dahil nga po, wounded yung soul ngayon, kahit anong, sinong tao ang mag-encourage sa'yo, parang wala na. Ayoko na, useless, hopeless, gano'n na po. Diba? Kasi may darkness na naka-hover, na naka-cover. Kaya po, pag po, yun nga po, if we allow ourselves or our souls to be wounded, ano po tayo? Launching pad tayo ng kaaway for demonic assaults. And sabi nga po, demons that have been assigned to harass, torment, and even kill us. Alam niyo po ba na ang kaaway po talaga, he will do something. Kaya nga po, di ba, meron tayong, kunwari po, may pinagpre-pray na kinakancel yung ano, untimely death. Alam niyo po ba na hindi po naman disenyo ng Diyos na uuwi tayo sa kabilang buhay na may sakit tayo, na meron tayong mga nararamdaman sa katawan natin. Testimony po ng teacher namin dito, alam niyo po yung lola niya, yung grandma niya, nagwawalis lang daw po sa bahay, naglilinis. And then siguro po, may dumating na angel, sinabihan siya na uwi na siya sa eternity. Nagmamadali daw po tumakbo. Nakita nila sa CCTV po eh. Tapos po, naglagay ng lipstick, naglagay ng makeup, humiga sa kama. And then,
Shung, umuwi na sa heaven. Di ba po ang saya nun? Kesa yung uuwi ka sa heaven na, ano po, na parang takbo ka sa ospital, kailangan mo ng oxygen, kailangan mo ng ganito, kailangan mo ng injection at kung ano-ano pa. Di ba mas masarap po umuwi sa heaven na nakapag-lipstick ka pa, nakapag-polo ka pa, di ba ang ganda ng postura mo? Kasi alam mo, it's about your time to go home. Kaya po may mga untimely death, kasi po, yung mga wounded soul na hindi na healed, naging launching pad ng kaaway na, yun nga po, hindi lamang sila i-torment, hindi lamang sila i-harass, but they also kill those persons. Kaya po, may mga untimely death. At mas na-sign po natin, di ba? Yung katulad po nung grandma, nung teacher po namin na, yun nga po, umuwi kay Lord, ang ganda, naka-lipstick, di ba? Naka-postura ang damit. Kasi alam niya, it's about time to go home. Sabi nga po, di ba, sojourners lang po tayo sa mundong ito eh. Hindi po ito ang tahanan talaga natin. Although God made the earth for man, kaya nga lang po, because it's full of sin, kumbaga na-corrupt ang mundo, kaya po, magka-create si God ng new heavens and new earth para po sa atin. Pero yun nga po, katulad ng sinabi po natin kanina, ayan po yung mga effects. Again, it causes you to sin and control your emotion. It determines who you are and what you say. It causes trouble in relationships. It causes financial failure. It causes physical sickness, disease, and disorders. It causes demonic assault. Ayan po. And ito po ang pinaka-good news. Kaya pa po ba? Nandyan pa po ba kayo? Amen. Malapit na po tayo. Kasi po ano, next week po, hindi na po natin ma-continue. Kaya po, tatapusin na po natin ngayon. Okay pa po ba kayo dyan? Amen. Malapit na po tayo. Ano po ngayon, ano, yung good news. God's cure and redemptive way for our wounded soul. Ano po yung cure ng Diyos. Meron po siyang ginawa. Di ba? Kasi sabi nga po, for God so loved the world. For God loves you and me. Mahal po tayo ng Diyos. At ayaw po niya na, kasi nga po, di ba? Sabi nga, Jesus came to give us life and have it more abundantly. Nais po ng Diyos, bigyan tayo ng buhay at masaganang buhay. Pero sabi nga po, the enemy came to steal, to kill, and to destroy. Pero sabi nga po, laging advance mag-isipan Diyos. Ayun po ang napakaganda sa Diyos natin, di ba? Alam niya na po yung mangyayari. Kaya nga po, alam niyo po, natutuwa rin po ako na may mga gift na binibigay po si Lord sa atin. Yun nga po, even kay Ate Aileen, that may mga binibigay po na warning, na direction, na instruction. Kasi ganoon na lang po tayo kamahal ng Diyos. Amen po. And ito po yung ating ano po, redemptive cure at saka po way po ng Diyos na ginawa niya for us. First, the finished work of our Lord Jesus Christ on the cross, the power of the blood of Jesus. Diba sabi nga po, Jesus died for us to be healed for everything that would afflict our soul. So Jesus died that it may be fulfilled. Yung sinasabi po sa Isaiah na he himself took our infirmities and our sicknesses. Makikita rin po natin sa Matthew 8 verse 17. Tingnan lang po natin saglit. Matthew 8 verse 17. Sabi po dito, ayan po, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet saying, he himself took our infirmities and bore our sickness. Amen po. Hindi lamang po sickness ng physical ng katawan natin, but also sickness in our wounds. Amen. And sabi nga po, Jesus died for sin and to be destroyed. Si Jesus po yung kabayaran ng kasalanan natin. Kumbaga, binayaran niya lahat ng kasalanan ng buong mundo. And number three, Jesus died to take, nasaan po tayo? To take on the cure for us so we could have eternal life. Di ba po? Sabi nga sa John 3:16, whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So sa pamamagitan lang po ng Panginoong Jesus natin, that we can have eternal life.
Eh, sino po ba yung papasok sa eternal life? Yung soul po natin, di ba? Yung kaluluwa natin, hindi po itong katawang lupa na to. Kaya po, pag magbabasa po tayo ng Bible, wag po nating pairalin yung utak natin. Ano po yung utak? Nasa katawan siya eh. Yung mind natin, nasa kaluluwa natin siya. And then let's ask the Holy Spirit to help us understand the Word. Dahil po ang makikinabang po nung Word na pinag-aaralan or kinakain natin, minimeditate natin, it's our soul. Amen po? Dahil para sa kaluluwa po natin, binigay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay. Sabi nga po, for us to have eternal life. Amen? And number two po, letter B pala. Ayan. Turning our affections towards Christ. Yun po, kumbaga yung affection natin, yung pagkakaroon natin ng relationship sa Panginoon. Looking at Him. Sabi nga po, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen. Sabi nga po, waiting on Him. Sa pananalangin po natin, sa pakikipagniig natin sa Panginoon, we wait for Him. We wait for His Word, for His instruction, and communing with Him because we are in union with Him enables His power to flow outward into our soul and our body, bringing healing. Amen po. So, pagtuon natin sa ating Panginoong Hesus. And next po, letter C, the blood of Jesus, ito po, it's part of the victory, our hope of glory. Sabi po sa Leviticus 17 verse 11, the blood atones for soul because sin lives in your soul. Ito po, let's put this in our mind. Pag po nagkakasala tayo, nasa kaluluwa po natin siya na nagmamanifest sa katawang lupa po natin. Kaya nga po sabi po sa Leviticus 17:11, kailangan po ng atonement sa soul natin. At ano po yun? Yung blood po ng ating Panginoong Hesus. And the blood of Jesus cleanses our conscience or our soul from dead works to serve the living God. Amen po. Kaya po pag darating po sa point na nagkakaroon tayo ng desire to really serve the Lord. Kasi nga po, kine-cleanse niya na yung ano po natin, yung old life po natin or old man natin. At yun nga po, nagbibigay po siya ng desire sa ating mga puso na paglingkuran siya. And then, sabi nga po dito, the blood cleanses our bloodline of generational things that would have wounded our soul and controlling us. Amen po. It is the blood of Jesus na ano po, nagke-cleanse us talaga. Hindi lamang po sa kasalanan natin, but also yung pong mga generational iniquities. Amen. The blood and faith in the blood. Ay, nasa po tayo? Ito pa pala po. Number four, the blood destroys the condemnation that the devil brings upon us. Because the wounds in our soul are causing us to act out. Yun nga po, nagiging ano tayo, hindi, pag nga po wounded ang soul natin, di ba, we act na disrespectful, laging galit, ganyan. Pero sabi nga po, it is the blood of the Lamb that removes the condemnation po ng kaaway sa ating mga buhay. And also, the blood and faith in the blood is released, bringing forgiveness of sin, through our repentance, yun nga po sa 1 John 1:9, di ba? That if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Amen. And sabi nga po, pag po, kumbaga sa pamamagitan po ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus, kumbaga, mawawala po yung mga unrighteous behaviors po natin. At yun nga po, let's confess, repent sa ating Panginoon kung tayo po ay na-offend at it brings cleansing sa ating pong mga buhay. And meron pa po next. Ayan po. Number two po natin, kung ang number one po natin is the finished work of our Lord Jesus Christ, the blood of the Lamb. Next is the receive power or dunamis from the high or the Holy Spirit. Ano po ba yung dunamis? Dunamis is the power to perform miracles
power and influence that belong to riches and wealth, excellence of soul. Ayan po, kumbaga yung dunamis po, it is the power of the Spirit that works in us that makes our soul excellent. Ibig sabihin po, yun nga, di ba? Pag wounded ang soul, maraming nagagawa ang kaaway sa buhay natin. But when our soul is excellent, sabi nga po, walang puwang ang kaaway sa ating mga buhay. And sabi nga po, it is the power to perform miracles. Kaya di ba po, ang Panginoong Jesus, nung in-anoint po siya ni God, sabi nga po, with the Holy Spirit and with power. And sabi nga po, dunamis power is the ability to perform miracles, healing miracles, deliverance miracles, financial miracles, power and influence that belongs to riches and wealth. Kaya nga po, di ba, dun sa 3 John 2, that may your soul prosper and be in all things and be in health, just as your soul prospers. So po, pag nagpa-prosper ang kaluluwa natin, in all things, magpa-prosper po tayo. Amen. And that is through the dunamis power of the Holy Spirit. Kaya kailangan po tanggapin po natin yun. We already have the Holy Spirit in us. Amen. Pero bakit po hindi nagmamanifest yung power na dala-dala ng Holy Spirit? Kasi po, hindi natin siya nire-recognize. Hindi natin ina-allow na kumilos siya sa buhay natin. But if we do, makikita po natin that He is really the power of Jesus in us. Amen? And, next po, ayan po, nababasa niyo po ba? Sige po, sa ano po natin, let this be our personal declaration. Amen po, yung hindi masyado po nakikita, meron po tayo sa likod para po mas malinaw po, lalo na yung nasa bandang likod. Ano po, sabay-sabay po natin, let this be a personal declaration. Amen po. Sabi po dito, 1, 2, 3, God lives within me. I have no reason or right to hold onto my woundedness. I have the blood of Jesus to make me excellent in mind, to think right thoughts, and excellent in will to make good decisions. Amen po. Because Jesus is in us, the Holy Spirit is in us, sabi nga po, we can have an excellent soul. Amen po. And, malapit na po tayo, konti na lang. Next, kay Henrik, ayan po. Another is exercising Christ's resurrection power. Amen? Ano po ba yung resurrection power? Ayun po yung bumuhay sa ating Panginoong Jesus mula sa patay. That there is power sa ano po, there is the resurrection power of our Lord Jesus Christ. Amen? Buhay po ito at makapangyarihan hanggang sa panahon po natin. That's why we have to exercise it. We have to embrace it. We have to claim the resurrection power of our Lord Jesus Christ. Amen po? Sabi nga po, meditate on scriptures. Kaya po kailangan, hindi mawawala po ang salita ng Diyos. Kasi po, malalaman natin ano ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen po? And sabi nga po, ask the Lord to show you that power. Raise him from the dead. Di ba po, parang kahit po katulad kay ano po, kay Lazarus, di ba? Patay na si Lazarus, pero nung sinabi ni Jesus, Lazarus, come out, nabuhay po siya. Yun po yung resurrection power ng Panginoong Jesus. Sa buhay mo, ano yung patay na? May mga dead bones ba? May mga dead relationships? Meron po bang mga kumbaga sa finances? Kumbaga, let's claim the resurrection power of our Lord Jesus Christ. And sabi nga po, the Holy Spirit dwells in our soul, our inner man, and our personality. We can now do super abundantly above and beyond all we can ask or imagine. Ask God to reinforce the dunamis power within you so you can be what dunamis means. Amen po? Na hindi lamang po natin siya pinag-aaralan, pero kumbaga lalakaran po natin siya. Amen po? Na kumbaga kung may kailangan ka pang ipag-pray, God can use you. Sabi nga po, hindi na natin, kung sila bishop, nasa mission, or merong ibang mga ginagawa yung mga kasama natin,
Ikaw po mismo, have the boldness to pray for the sick. Have the boldness to pray dun sa mga nadedepress, na o-oppress ng kaaway. Hindi naman po tayo magpapalaya, hindi naman po tayo magpapagaling. It's Jesus who will heal those sick people, who will release them into captivity. Sabi nga po, we are just His vessel. Amen po. At sabi nga po, it is the power of the Holy Spirit. Amen. And next po, ayan, ito po, if our soul is already healed, or we already have that soul healing, sabi nga po, hindi man abrupt, hindi man agad-agad, pero process, sabi nga po dito, it also enables you to pray for miracles for others as well. Kaya po, ngayon, magkakaroon na tayo ng compassion para sa ibang tao. Hindi na lang po tayo nakatingin sa sarili natin kasi healed na tayo. Yung mga nasa ospital po ba, di ba, na mga may sakit, sa tingin nyo po, may compassion kaya sila dun sa ano, sa mga katabi nila na kama, sa mga nasa ospital? Sila rin mismo eh, nasa ospital, kailangan ng kagalingan, di ba? Usually po, nagkaka-compassion yung mga ganun. Kunwari, na-heal na sila. Di ba? Nagkakaroon sila ng compassion na, si ganito din, may sakit. Gusto ko rin siyang ipag-pray. Alam niyo po ba, ganun din tayo? Pag po, soul natin is wounded pa, ang hirap magkaroon ng compassion sa iba. Bakit po? Kasi tayo mismo, kailangan muna nating ma-heal eh. Tama po ba? But when our soul is already healed or nasa process ng healing, magkakaroon din po tayo ng compassion para sa iba. Kasi alam natin, kaluluwa sila katulad ko, katulad po natin, na kailangan din nilang Panginoong Jesus, and it's Jesus is the only way, the truth, and the life. Jesus is the only cure. Amen po, wala nang iba. Kaya po hindi na tayo mahihiyang sabihin ng Panginoong Jesus sa iba. Hindi na tayo mahihiya na ipag-pray yung ibang tao. Kasi po ang Panginoong Jesus naman ang magpapagaling sa kanila at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen po ba? Kaya po, Church, I know that the Lord is steering each and every one of us. Hindi na lang po sila pastor ang lalabas, hindi na lang mga leaders natin. But ikaw mismo, ako mismo, lahat tayo, we can be used by God. Kaya nga po sabi po ni Jesus, di ba? Pray to the Lord of the harvest that He may forth send laborers into His vineyard. Eh sino po ba yung dapat na lumabas? Tayo po. Amen? Mga healed na mga soul para po i-reach out yung iba at yun nga po, ipakilala ang Panginoong Jesus sa iba. And ang atin pong next po, ayan. Ito po, ang, di ba yung kanina po, the lost soul, the wounded soul, at ang pangatlo po natin, the prosperous soul. Ayan po yung makikita natin sa 3 John 2. Ano naman po yung mga characteristic ng prosperous soul? First, they walk in truth and love. Amen? Because Jesus is the truth. And sabi nga po, sa 1 John 4, 7 and 8, God is love. Hindi po natin pwedeng ihiwalay yun. Ang mga nasa prosperous soul na po, they walk in truth and in love. Amen? And number 2 po, letter B, they have the submission po sa authority. Nawawala yung kumbaga, yung kaisipan ng pagre-rebelde. Kasi sabi nga po, yung rebellion is equivalent to witchcraft. Kaya po, pag nasa prosperous soul na po, meron ng submission sa authority. Hindi na sumasagot, or hindi na, kumbaga, parang nagmamataas, nagmamayabang, kumbaga, yun nga po, nagkakaroon ng submission because they have already prosperous souls. And last, ito po, imitate godly example. Saan po natin makikita mga godly example? Sa buhay po ng mga nasa Bible. Amen po. Sa buhay po ng Panginoong Jesus. Amen. Our best example is our Lord Jesus Christ, na even unto His death, hindi po siya nagdalawang isip na sundin ang Diyos Ama. Amen po. Amen. And lapit na po tayo, Kuya Henrik. Ayan. Ayan po, sabi po sa 3 John 2, ito po, in-encourage ko po ang bawat isa. Sa umaga po, pagkagising nyo, ito po, sinisimulan ko po sa akin, sa pamilya ko. Pagkagising ko po, dinedeclare ko po to.
I pray that I may prosper in all things and be in health just as my soul prospers. Nasa 3 John 2 po siya. Pwede niyo po siyang i-declare lagi sa buhay mo o sa Tagalog. Tingnan niyo po sa Tagalog Bible. I-declare mo po siya sa buhay mo, sa pamilya mo. Amen? At kaya rin po, di ba, sabi sa Matthew 6:33, if we will seek first the kingdom of God and all and His righteousness, all these things shall be added unto us. Magkakonekta po yan. Hindi natin pwedeng dayain po ang Diyos. Amen? Pag po wounded ang soul natin, alam ni Lord. Pag po healed ang soul natin, alam din ni Lord. Kaya po, sabi nga, pag nagpa-prosper tayo in all things, not totally sa finances lang, but even in relationship, sa lahat po ng aspeto ng buhay natin. Amen? There will be, yun nga po, ipa-prosper po ni Lord. And ang atin pong, ayan, ano na po tayo, conclusion. Ayan, sabi po ni Pastor David Hernandez, Jesus still saves and the gospel still works. Kahit na sa March, ano na po ba tayo ngayon? March 12, 2023 na tayo, pero ito po ang katotohanan. Amen. That Jesus still saves. Amen. Buhay po ang Diyos natin at nililigtas pa rin po niya ang mga tao. Nililigtas pa rin po niya ang mga mahal natin sa buhay. He still saves. And sabi nga po, the gospel still works. Ano po yung gospel? The good news of our Lord Jesus Christ. Ano yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo? Paano siya naging daan natin para sa Diyos Ama? It still works. Amen po. Buhay pa rin po ito hanggang ngayon. Na kaya kailangan po tayong mananampalataya. Let's embrace this. Hindi po patay ang Diyos natin, kaya dapat hindi ka mawala ng pag-asa. Hindi po patay ang Diyos natin para tapusin mo yung buhay mo ng ganun-ganun na lang. Hindi po patay ang Diyos natin para, kumbaga, hayaan mo na i-wound ng kaaway yung soul mo. Amen po? Sabi nga po, it's time to focus on God's agenda. Ano po ang agenda ng ating Diyos? Ano po ang agenda ng ating Diyos? Souls. Amen? Souls, kaluluwa. Hindi po namatay ang pang... Yes, maganda. We have these beautiful instruments, this beautiful sanctuary, this beautiful church. It's good. Pero po, wag nating kalimutan kanino namatay ang Panginoong Jesus. Para po ba sa mga nakikita nating bagay na to? Para po ba sa mga ibon, sa mga bato, sa mga... halaman? No! Namatay po ang Panginoong Jesus para sa iyo at sa akin, para sa ating mga may kaluluwa. Amen? Kaya po ang agenda ng Diyos, dapat na maging agenda din po natin. Kaya po kung wala pa po tayong heart sa iba, kailangan po muna nating mag-self-check. What's happening inside our soul. Amen po. Ito na po ang ating pinaka-conclusion sa Proverbs 11 verse 30. Sabi po dito, the fruit of the righteous is a tree of life. And he who wins souls is wise. Amen po. Matatalino daw po ang mga nagwi-win ng kaluluwa. Kaya simula po ngayon, dapat kahit na may ginawa sa yung hindi maganda or may narinig kang hindi maganda sa tao na yon, if you understand this, yung pinag-aralan po natin ngayong umagang ito, mas-shift po ang ating kaisipan. Na hindi na siya ang kaaway natin, hindi na siya ang kumbaga parang hindi na natin siya makikita as ano po, as enemy. Pero magagawa po natin yung sinasabi ng Panginoong Jesus, di ba? Na love your enemy as you love yourself. Di ba po? Yung mga sinasabi po ng Panginoong Jesus sa Bible, magagawa natin siya kasi nagkaroon po ng transformation yung mind natin. Amen? 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 Kaya po sa umaga pong ito, let's all stand up and let's claim
yung pong binigay na ng Panginoong Isus sa buhay ng bawat isa sa atin. Church, it's time to rise up. Church, it's time to change our minds. Sabi nga po, let there be a renewing of our mind. Hindi si ganito yung kaaway po natin. Kaya nga po sabi sa Bible, di ba? We are not wrestling against flesh and blood, but against principalities, rulers of darkness, in the heavenly places. Kasi yun po yung mga totoong kaaway natin. Hindi yung nanay mo, hindi yung anak mo, hindi yung magulang mo, kapatid mo. Hindi sila ang kaaway natin. Hindi yung nag-break ng puso mo, hindi yung gumawa ng masama sa'yo. Kaya po sa umagang ito, I challenge each and every one of us na hindi lamang po ito pumasok sa ating mga tenga ngayong umagang ito, but from now on, let's walk on it. Makikita po natin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Makikita po natin that our God is alive, that He is really still at work until today. Hindi po yung mga miracles niya po, parang kumbaga sa ano po, imagine natin, ang daming mga nakapending na ano, na mga miracles dapat na nagmanifest na sa buhay natin, mga blessings na nadala na dapat na mga angels sa atin. Pero bakit? Kasi po, ang daming kailangan pang ayusin sa soul natin. Pero this morning, I believe the Holy Spirit has already started doing something po sa mga buhay natin. Amen? Lalo na po sa kaluluwa natin. Kaya po, let's always acknowledge ourselves, or kumbaga lagi po natin i-remind sarili natin, hindi lamang po tayo katawang lupa. We are composed of body, soul, and spirit. Kaya pag magagalit ka, hindi lang yung bibig mo yung nagsasalita ng galit, kundi po yung kaluluwa natin, di ba? Magiging aware po tayo ngayon. Hindi na tayo basta-basta magsasalita ng ganito, ganyan, sa ibang tao. Kasi alam natin that when we speak slanderous words to them, sinaktan na natin yung soul nila, nag-wound na tayo sa soul nila, nagbigay pa tayo ng sakit sa sarili natin. Bakit? We are opening landing strip to the enemy. Amen po? Kaya sa umaga pong ito, I pray na ang bawat isa po sa atin ay tunay nga na malakaran natin yung nais po ng Diyos sa buhay natin, that we will be able to see His glory upon each and every one of us. Na darating po yung point na wala nang magkakampi-kampi, wala nang mag-aaway-aaway, kasi nauunawaan po natin itong bagay na to. Because ito po yung gusto ng Panginoong Jesus sa atin. Amen? Hindi niya po binuo ang ayaw niya po na ang kanyang katawan ay watak-watak, na may kanya-kanyang agenda, na may kanya-kanyang ginagawa, or kanya-kanyang ano, kampe-kampe. It is the will of the enemy. Kasi sabi nga po, di ba, yung ginagawa ng kaaway, to kill, to steal, and to destroy, 20,000 plus years ago, ay 2,000 plus years ago, yun na po yung ano ng kaaway until now. Ayun pa rin yung kanyang agenda. Pero po ano agenda ng Panginoon sa atin? To love one another, to unite as one, di ba po? Ayun po nais ng Panginoon eh. Eh paano po natin i-unite yung sarili natin sa iba kung tayo po mismo? There's something inside of us, in our soul, that needs to be dealt with. Kaya po, hindi po dapat matapos sa umaga pong ito. Amen. Again, uulitin ko po, I believe this is just the start. If we will just open our hearts to the Lord, if we will just open our hearts to the Holy Spirit, He will continuously to change us from His glory to glory. He will change us every day after day after day. Ibig sabihin po, hindi hanggang sa, kumbaga, we can be like our Lord Christ Jesus. Amen? Kaya sa umaga pong ito, let's just bow down our heads, close our eyes, and let's thank the Lord. For it is He who gives us that enables us to understand that He wants to heal every wounded soul.
At sa umaga pong ito, dakilang Diyos, salamat po dahil alam ko po na may sinimulan ka na sa buhay ng bawat isa sa amin. At alam ko po, O God, na hindi po ito matatapos dito. As we allow ourselves to be open, you can speak to us wherever we are, anuman po yung ginagawa namin. And Lord, I pray na Lord, every landing strips ng kaaway sa aming mga buhay, ito po, Panginoon, ay takpan niyo ng iyong kapangyarihan na wala na, Panginoon, maging butas ang kaaway, Panginoon, sa aming mga buhay upang, Lord, magdala ng sakit karamdaman, upang magdala ng kaguluhan, ng darkness sa aming mga buhay, O God. But, Lord, Holy Spirit, have your way, O God, every day into our lives. Let your power be at work, O God, sa aming pong mga buhay. At tulungan niyo po, Panginoon, ang iyong mga anak, O God, na, Lord, lakara namin ang bagay nito, God, because Lord, you want us to be prosperous in all things, just as our soul prospers, O God, even in health, O God, in our finances, O God, in our relationships, O God. Lord, I pray, O God, O Holy Spirit, let your dynamis power, O God, Lord, be at work to each and everyone. O Holy Spirit, we ask that you will, O God, lead each and every one of us in every day of our lives, O God. Even Lord, yes, O God, dun sa mga kailangan pa po naming i-deal sa aming mga kaluluwa, sa aming mga puso, O God. Oh yes, O God, yes, O God, for you searches all things, because you know all things, O God. And Father, sa umaga pong ito, salamat, O God, dahil alam ko po, Panginoon, yes, O Father God, that Lord, you will continuously to be at work to each and everyone, Panginoon. At Lord, yes, O God, that time will come. Gagamitin mo po ang bawat isa sa amin, Lord, yes, to be your vessel, O God, to carry your glory, that wherever we are, people will just see you in us, O Jesus, that people will see, O God, Lord, that, yes, O God, that your light will shine to each and every one of us. Salamat po, Panginoon, salamat, O God, sa umaga pong ito, na Lord, patuloy nga, O God, na kumilos ka sa puso ng iyong mga anak, O God, because Holy Spirit, you alone can minister to each and every one of us like no one else can do. And Father, we praise you for this wonderful and beautiful day. Receive all the highest praise, receive all the highest honor, thanksgiving, and majesty that belongs to you. We love you in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Amen po. Isang mapagpalang umaga sa lahat. Tayo ba ay pinagpala sa buong linggong ito? Amen. Tayo po ay dumako sa ating pagbibigay, sa ating mga ikapo. Sayin ko lang dito sa Leviticus 27:30. And all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy unto the Lord. Sabi dito sa Tagalog, at lahat na ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon, maging banal sa Panginoon. So ang ating mga kabuhayan, hindi lang sa pinansyal, sa ating kalakasan, sa ating malusog na pangangatawan, ito'y atin ding ibigay sa ating Panginoon sapagkat ito'y sa Kanya din. Kailangan natin magsulit sa Kanya. So, dito naman sa ating mga financial, kailangan natin ibigay ang ating kasampung bahagi. Sabi dito, all tithe. Sa, balikan ko lang dito sa, ano, sa Malakay 3:10. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now, where it will say the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven, and pour out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Sabi sa ating Tagalog,
dalhin ninyo ang buong kasampung bahagi. So, sabihin sa atin, kasampung bahagi ng ating mga kinikita upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, sa ating sambahan, upang hindi tayo pagkulangin, sabi ng ating Panginoon, tayo magamit sa paghahayo ng ating mga kapastoran sa kanilang pagsusulwin. Kailangan ito'y meron tayong magamit sapagkat napakahirap na humayo ng walang pera sapagkat lahat may bayad. So kailangan ating ibigay ng ang buong-buong ating sampung bahagi sa ating bahay. Sabi pa dito, subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito. So tayo hinahamon nating Panginoon, subukin daw natin siya. Dito lang tayo binigyan ng pagkataon na subukin natin ang ating Panginoon ng mahukbo. Sabi dito, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. So, kung ating bibigay sa ang ating mga ikasampung bahagi, ito'y umaapaw ito na pagpapala na bibigay sa atin. Kung tayo tutugon sa panawagan ating Panginoon, tayo'y masasabi natin na tayo'y tapat na sumusunod sa Kanya. Hindi lang tayo sa pagkanta, pagsayaw, ito'y kabagi din ng ating pagsamba sa Kanya. Kung tayo'y tapat ba, tayo tapat na sumusunod sa ating Panginoon. Kung tayo'y nakakapagbigay ng ating mga kasampung bahagi, dito natin maano ng ating puso na tayo'y talagang nagiging tapat na sa ating Panginoon. So, ito'y nasa kasulatan din ito na ating dapat gawin na bibigay natin ang ating kasampung bahagi. So, tayo po'y manalangin. Lord God, salamat sa mga oras na ito. Kayo'y muling magbibigay sa iyo, Panginoon, sa aming mga kinita, pagiman sa aming mga alakasan, Panginoon, sa aming oras, ito'y may balik sa iyo ng magpupuri at nagpapasalamat, O God. Lord, salamat, Lord God, sa lahat ng mga biyaya at pagpapala niyong binibigay sa amin. Alam po namin, Lord God, na Lord God, ang aming mga binibigay sa iyo, Panginoon, ay ito'y dubli pa na ibabalik mo sa amin. At alam po namin, Lord God, na ikaw ang mag-multiply nito. Lord, salamat, Lord God, na patuloy mo pa kaming patatagin at sa aming pananampalataya na kami maging matapat sa iyo sa aming pagbibigay, O God. Lord, bigyan mo kami ng may kagalakan sa aming mga puso, Panginoon, na masaya kaming magbigay sa iyo, Panginoon, at hindi lamang na pipilitan, O God. Salamat, Lord God, kung gaano man kalaki ang aming binibigay, Panginoon, hindi nasusuka sa laki ang aming binibigay, kundi sa pagsunod at sa aming katapatan ng aming mga puso, Panginoon. Salamat, Lord God, muli. Pinabalik namin ang lahat ng pupuri, pagsamba at pasalamat sa tayong pangalan, Jesus. Amen. Jesus, lover of my soul. Jesus, taking me from the mire and clay, set my feet upon a rock. Now I know that I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. Oh, my.
Dako po tayo sa ating announcement po for this week po. This coming March 26 po, ito po yung first anniversary ng J Blue Camellia. So, i-announce na lang po kung anong oras and kung pupunta po ang Bacoor and magse-celebrate po tayo sa Camellia. Then sa April 5 to 7 naman po, meron po tayong gaganapin na J Blue Camp. At gaganapin po siya sa Circa Garden Private Resort sa Indang, Cavite po. So ito po yung mga fee na nakalagay po dito. For room po and entrance, nakasama na po yung food. 2,000 po yung fee po natin. And sa entrance and food lang po, tapos magdadala naman po ng tent, 1,250 naman po. And sa mga bata po, kasama na po yung food dito, 300 naman po. And ipag-pray din po natin, sama po natin sa ating mga prayer ang upcoming naman po na mission trip nila Bishop and the mga pastors po natin sa Bohol ngayong January 16 to 21. Ay, March 16 to 21. Sorry po. Ayan po, ang ating Speak Live, every Monday po siyang live, every 7 p.m. live po sa ating FB page na Jesus Be Lifted Up Church. Maging ating Tinig ng Pag-asa, every Tuesdays and Thursdays naman po, live ng 7 p.m. sa ating page pa rin po. Maging po ang ating midweek service, live po siya. And ayun po, meron din po tayong on-site. Ini-encourage po ang bawat isa na tayo po pumunta po dito sa church if available po ang bawat isa. Every 7 p.m. naman po ito. And ang ating soaking po, ayun po, ginaganap na po natin siya dito sa church, hindi na po via Zoom. So every 7:30 p.m. po, dito sa church. And maging yung ating J Blue Leaders and Workers Feeding po every Tuesdays 8 p.m. po via Zoom po. May mga ini-invite po si Bishop na mag-share po ng mga words po para sa bawat isa. And for online prayer gatherings po sa mga fathers, Monday to Friday 4 a.m. po pwede po nating i-approach si Tatay Ferdy. Sa mothers naman po, Monday to Saturday, 5 a.m. pwede po natin i-approach si Nanay Aileen. And for pastors naman po, Monday to Friday, 5 a.m. And let us like and follow and subscribe po our page sa Facebook page po natin, Jesus Be Lifted Up Church. And yung YouTube channel naman po natin na JBLU Church po. Dito po natin makikita lahat ng mga lives and yung mga past services po natin na gusto po nating panoorin po and gusto po nating i-share sa mga mahal po natin sa buhay. And yun lamang po sa ating announcement. Amen. Sige po, muli po tayong tumayo. Nating pasalamatan, ibigay lahat ng papuri, magsamba sa ating buong Panginoon. Give thanks where the grateful heart, give thanks to the Jesus Christ.
O Heavenly Father, Lord, maraming salamat, Panginoon, Lord, sa katagumpayan, Panginoon, Lord, ng aming gawain ito, Panginoon, na tunay nga, Panginoon, O God, Lord, na salamat, Lord, na, Lord, binuksan mo pong aming puso at kaisipan, Panginoon, at paalala sa amin, Lord, na tunay nga, Lord, hallelujah, Lord, na kami ay nabubuhay na lamang para sa iyo, God, Lord, na kung saan, Panginoon, pinaalala mo sa amin, O God, Lord, na ang aming kaluluwa, Lord, hallelujah, Lord, ay tanging ikaw lamang, O Lord, ang aming mapaluguran, hallelujah, maluwalhati, Lord, sa araw-araw ng aming mga buhay. And Lord, minsan pa, Lord, sa ginamit mo, Panginoon, na naghayag ng iyong salita, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, Lord, patuloy mong ibalik sa kanyang kalakasan, Lord, renew her mind, renew her body, renew her strength, Panginoon, hallelujah, body, soul, and spirit, Panginoon, O God, Lord, at tunay nga, Panginoon, Lord, sa inyong mga kamay, pinagkakatiwala namin ang buong linggo na darating, O God, Lord, na hallelujah, Lord, na maging passion namin, Panginoon, Lord, sa araw-araw na aming buhay, na ikaw lagi ang makita sa aming mga buhay, sa pananalita, sa pag-iisip, Lord, at sa pakikipagkapwa namin sa mga nakakasalamuhan namin, O God, Lord, na makita ka lagi sa aming mga buhay, O God, salamat, Panginoon, sa mga ginamit mo, maging sa mga, Lord, sa aming Lord, pag-uwi, Lord, sa umagang ito, Panginoon, ingatan mo po ang bawat isa, Lord, sa aming mga pansamantalang tahanan, Panginoon, O God, Lord, we pray and we declare, O God, hallelujah, hallelujah, Lord, hallelujah, Lord, that we God our family, we are blessed, we are protected by you, we are victorious, Lord, in your sight, Panginoon. Lord, salamat sa kabutihan mo, sa katagumpayan ng aming mga buhay, and Lord, Lord, babalik kami, Lord, sa next Sunday, Panginoon, na bitbit namin ang pagpapala, bitbit namin ang karunungan, kaalaman, Lord, bitbit namin, O God, hallelujah, hallelujah, ang Lord, hallelujah, ang katagumpayan, Lord, na ipinagalo mo at pinagkatiwala sa amin sa aming mga buhay this coming week. Salamat, Panginoon, sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat, Lord, sa pinakamataas sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord.